Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Nakatitig ako ngayon sa mga papel na ipinasa ni Monica Aguirre nang mag-apply ito ng trabaho sa Montefalco Advertising Agency na pagmamay-ari ko. Galing siya sa isang pamilya na may kaya at may mga negosyo rin at hindi nga lang kasintatag at laki ng Montefalco Holdings Company. Nagtapos ito ng kolehiyo sa isang sikat na university sa Manila. May isa itong kapatid na lalaki at 26 years old na ito sa kasalukuyan. May taas itong 5'5", may balingkinita nitong pangangatawan. Maputi at kulay gatas ang balat nito na minsan ay naisip kong hawakan para madama ko kung gaano ito kalambot at kabango. Nalunok ko ang sarili kong laway na maglaro sa isipan ko si Monica. Nagtataka ako kung bakit kailangan itong magtrabaho sa ibang kumpanya gayong mga may negosyo naman ang pamilya nito. Kaya tinanong ko siya sa mismong interview nang mag-apply siya sa agency na hawak ko. "So, Miss Aguirre, what's your main reason in applying for this job? I'm a little bit aware that your family has its own business, right?" Pinagmasdan ko magandang mukha ni Monica habang nakatitig siya sa akin. Hinintay ko ang sagot niya ng ilang segundo. "Actually, sir, I am applying for this job for professional experiences. I just want to prove myself and my skills without my family's background." Napatango ako sa unang niyang sagot. "Does your parent agree with your decision?" "Yes, sir." Matapang nitong sagot sa akin. Kung tutuusin ay perfect siya sa posisyon na ina-applyan niya. Kaya naisip kong tanggapin siya with her credentials and background. "Okay, starting tomorrow, you may report in our agency as one of the member of the visualization department." Nakita ko kung gaano siya napangiti sa sinabi ko. Walang kasing ganda ang ngiting nasa layon ko sa kanya ng araw na iyon. "Thank you so much, sir. Asahan niyo po na gagawin ko ng maayos ang trabaho ko." Habol pa niyang sabi sa akin, nakipagkamay ako sa kanya. In that very moment, I felt something strange strike me out of nowhere. Halos hindi ko nabitawan ang kamay niya ng mga sandaling iyon. I want to hold her, not just her hand, but her whole body. "Congratulations." "Salamat po, sir." At simula ng araw na yon, ay palagi nang sumasagi sa isip ko si Monica. Siya ang unang hinahanap ng mga mata ko. Sa umaga pa lang pagkapasok ko sa agency, she has that kind of attraction that I can't resist. Palagi niyang ginugulong isipan ko. At bigla ko naalala ang sinabi nila Kuya Knight at Kuya Hunter sa akin. "Until when I will hold my freedom that no other woman will intrude in my life." Napasandal ako saglit sa swivel chair na kinauupuan ko. Now that I met this woman named Monica Aguirre, mukhang masisira ata ako sa mga kapatid ko pagdating sa pag-aasawa. It's been a years since I secretly take a glimpse with her beautiful face and sexy body. I always pretend to be a strict and authoritative boss in front of her. Palagi ko siyang pinapagalitan sa tuwing nalilate ito o kaya umaabsent ng madalas. I know that she didn't even need money that she's getting from her work. Mayaman din ang pamilya nito at alam ko nakukuha nito ang lahat ng gustuhin nito. It's just, she don't want to intrude in their family business. Just like what she mentioned in the interview before she became part of my agency. And now, I still need to talk to her for being a lazy employee. Umabsent na naman ito ng isang araw sa trabaho without informing me. "Sir, Miss Aguirre, what do you think of your job? Isang laro na kung kailan mo gustong pumasok ay papasok ka? At kung gusto mong umabsent, aabsent ka?" Bungad kong tanong sa kanya nang kausapin ko siya. "Sir, absent ka na naman kahapon. What's your reason for being absent again?"
hindi agad nakasagot si Monica. At nakita ko na payuko na lang ito saglit habang pisil-pisil ang dalawa nitong mapuputing kamay. Sir, sorry, may emergency lang po sa bahay kaya hindi ko nakapasok kahapon. Nangunot ang noo ko at tinitigan ko siya ng mariin kahit na hindi niya ako matingnan ng diretso sa mata. At ano namang emergency nangyari at hindi ka na naman nakapasok? Hindi ako naniniwalang may emergency sa bahay nito kaya hindi ito nakapasok. Nalaman ko na may boyfriend na ito na kilalang modelo sa isang bar. I hate her seeing with someone's arm. I'll definitely give that man a powerful punch when he do anything bad about Monica. Pinipigilan ko sarili kong bigyan siya ng warning na itigil na niya ang pagsama-sama sa lalaking iyon. Tom, Miss Aguirre, I'm still waiting for your answer. Mautoridad ko saad sa kanya. Kasi sir, hindi nito maituloy ang sasabihin. Halatang hindi ito nagsasabi ng totoo sa harapan ko. What? Inip kong tanong sa kanya. Inuutusan po ako ng mga parents ko para umalis na sa trabaho. Pagkatapat nito, bigla akong kinabahan sa sinabi niya na inuutusan na siyang mag-resign sa trabaho ng mga magulang nito. Napakunot ang noo ko. It should not be that way. Paano ko siya makikita sa araw-araw kung aalis na siya sa trabaho? Saglit akong umayos ng upo saka siya muling tinanong. And what's your decision, Miss Aguirre? Doon ito biglang nag-angat ng tingin ang tawagin ko ang apelido nito. Ayoko po mag-resign, sir. Gusto ko po ang trabaho ko dito. It's just that ayaw nilang maniwala na masaya ako sa trabaho ko dito kaya pinipilit nila ako mag-resign. Okay, and what did they tell you? Alam kong personal na ang tinatanong ko sa kanya pero gusto kong makasiguro na hindi niya iiwanan ang trabaho niya sa agency ko. Because I can promise that I can handle my emotion anytime that she will do that. Binibigyan pa po nila ako ng sapat na panahon para sundin ang gusto nila. At kailangan ko ng tulungan ng kapatid ko sa pagpapatakbo ng mga negosyo namin. I saw sincerity in her eyes and words. Kaya wala na akong nagawa kung hindi ang umasa na sana ay bago dumating ang araw na sinasabi nito na alis na ito ng tuluyan sa agency ko, ay nagawa ko na ang dapat kong gawin. Napabuntong hininga ako pagkatapos. Okay, just inform me kapag kailangan mong umabsent para hindi ako nagugulat na wala ka pala the following day. Bilin ko sa kanya at halatang nagulat ito sa sinabi ko, kaya napatingin ito ng diretso sa mata ko. Talaga po, sir? Payag kayo na paminsan-minsan ay absent ako? Paniniguro nito sa sinabi ko. Tumango ako sa kanya. Ayoko din naman na nahihirapan siya sa sitwasyon niya dahil sa pamilya-trabaho nito. But make sure that except for the family reason, wala ka ng ibang dahilan kapag absent ka, okay? Napatango ito ng mabilis at saka ngumiti ng matamis sa akin. Thank you, sir. Huwag po kayong mag-alala at pagbubutihin ko pa po ang trabaho ko para naman makabawi po ako sa favor na ibinibigay niyo sa akin. I will expect that, Miss Aguirre. At simula ng araw na iyon ay nagsasabi na ito sa akin sa text kapag hindi ito makakapasok sa agency. Mas gusto ko na ang ganoong setup nito sa trabaho kaysa ang hindi ko siya tuluyang makita pa. I can't afford to lose her, especially in my eyes. Monica's personal voice. Padaos-dos akong umupo sa personal kong upuan sa agency. Katatapos lang kasi akong kausapin ni Sir Xavier tungkol sa pag-absent ko sa trabaho kahapon. Bakit nga ba kailangan ko magtiis sa trabaho sa agency nito kung saan hindi ko naman kailangan ang kinikita ko sa trabaho meron ako dito? May family owns businesses. Hindi ko lang gustong maging parte ng mga negosyo ng aming pamilya dahil hindi iyon ang hilig ko. Mas gusto ko pa magtayo ng sariling negosyo na may kinalaman sa art. Perhaps about creative art business. Pero ayaw naman akong payagan ng mga magulang ko na umiba ako ng landas. Hindi nila naiintindihan ang mga dahilan ko kung bakit mas gusto ko pa magtrabaho sa ibang kumpanya kaysa sa sarili namin mga negosyo. Sa agency ay nagagawa ko ang totoo kong hilig at nagpapasaya sa akin. Samantalang sa mga negosyo na gusto nilang pamahalaan ko ay para kong sinasakal sa araw-araw nang minsan ko subukan na magtrabaho sa mga family business namin. Buti na lang at naintindihan ako ni Sir Xavier nang sabihin ko ang dahilan ng pag-absent ko. Napangalumba pa ako pagkatapos ma-stress na naman
sa buhay nang dahil sa mga bagay-bagay na nagpapahirap sa akin. Ay, bakit ba ganito ang buhay? Kapag mahirap ang pamilya, problema. At kapag may pera, ganun din. San ba ako lalagay sa buhay kong ito? Pati ang pagpapakasal ko sa isang lalaki, hindi ko naman gusto, ay nais na saklawin ng mga magulang ko. Kaya ayun, napilitan ako mag-boyfriend kahit na wala pa sa isip ko ang tungkol doon. Baka sakaling sa pamamagitan noon ay lubayan na ako ng mga magulang ko na piliting magpakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Nakita ko si Nicole na papalapit sa cubicle ko. Yayayain ko siyang lumabas para makapag-unwind kami sa bar mamaya. Nicole, tuloy tayo mamaya ha? Ungot ko sa kanya. Pinaalala ko sa kanya ang lakad namin mamaya. Oo na. Sige, mamaya na lang tayo mag-usap. Pagsang-ayon nito sa akin at baka may makakita pa sa amin na nagdadaldalan sa oras ng trabaho. Gusto ko siyang yayain na lumabas dahil magbe-birthday naman ako next week. Ang ibig sabihin ay tatanda na naman ako ng 1 taon and I hate the truth. Parang naalala ko lang palaging pangaral sa akin nila daddy sa tuwing susuwayin ko ang mga gusto nila. Anak Monica, saan ba kami nagkulang sa'yo? Sa pagpapalaki at ganito mo kami pinahihirapan ng daddy mo. Buti pa si Michael na kapatid mo, lumaking masunurin at hindi matigas ang ulo. Ay anak, kasalukuyan ako nag-a-apply ng makeup sa mukha habang nagsasermon si mommy. Hindi kasi ako tumuloy sa date namin ni Joseph, ang lalaking inarereto ng mga ito para mapangasawa ko. Alam ko naman po iyon mommy, matagal na. Si Michael ang magaling, ang masipag, mag-aral at matalino at higit sa lahat. Hindi niya kayo binibigyan ng sakit ng ulo, hindi katulad ko. Walang ginawa kung hindi maging pabigat sa inyo. Nakangiti ko pang sagot kay mommy. I'm so sick and tired when they always comparing me with my youngest sibling. Kung nagkataon nga na mamimili ang mga magulang namin sa kung sino ang sasagipin sa pagitan namin ng kapatid ko habang lumulubog ang bangkang sinasakyan namin, sigurado na hindi ako sasagipin ang mga ito. Monica, sana dumating ang araw na mabuksan ang isip mo na lahat ng ginagawa namin ay para sa iyo, anak. Paano na lang kumawala na kami ng daddy mo? Tapos wala ka pa rin gustong gawin sa buhay mo. Sige nga. Hindi ka naman iintindihin ng kapatid mo dahil ikaw dapat ang mas iintindi sa kanya bilang mas nakababata mo siyang kapatid. Hindi dapat siyang iintindi sa'yo. Palagi na lang na ganoon ang tagpo sa bahay namin kapag nag-aabot kami ng mga magulang ko kapag sinuswerte. Ay, ang hirap ng ganito ang sitwasyon ng buhay. Oo nga naman. Binuksan ko na lang ang desktop computer ko para makapagsimula na ng trabaho at makapag-bar hopping na agad-agad. Sa Hotel Montefalco ko gustong ilibre si Nicole. Maganda daw ang bar sa hotel na iyon kaya gusto kong ma-experience syempre. Kasamang kaibigan ko na si Nicole. I don't mind the price. Kahit mahal ay pupuntahan pa rin namin ang hotel na iyon just for experience. Nag-retouch ako bago mag-uwian para makaalis kami agad ni Nicole kapag pwede na mag-out. Pagdating namin ni Nicole sa bar ay agad kaming napu-wow sa ganda ng interior design ng bar na iyon. Alam ko naman na ang kapatid ni Sir Xavier ang may-ari ng hotel na pinuntahan namin. Base na din sa pagre-research ko. At nagulat pa nga ako nang mabasa ko kung anong pangalan ng kapatid ni Sir Xavier at may-ari ng hotel na pinuntahan namin. Hunter Montefalco. Marami namang Hunter na pangalan sa mundo kaya hindi naman siguro ito ang Hunter na boyfriend ni Nicole 7 years ago. Hindi ko na lang babanggitin sa kanya ang pangalan na may-ari ng hotel na pinuntahan namin at baka mapaaga pa itong mauwi kapag nagkataon. Para na rin tayong nakarating sa seaside ng sandagat ah. Yun ang sabi ni Nicole nang makita namin ang malaking glass wall ng bar na puno ng mga naglalangoy ang isda. Napakaganda talaga ng ambience sa bar na iyon. Nicole, order na tayo? Yaya ako sa kanya at gutom na rin kasi ako dahil sa maghapong pagkocomputer. Ako na ang umorder ng makakain namin ni Nicole. Umorder ako ng isang plate of shellfish with black Chilean mussels and clam sauteed and chardonnay with garlic melba para kay Nicole. Habang ako naman ay isang plate of sauteed baby squids with paprika jelly and extra virgin olive oil ang in-order nito. Masarap ang mga itsura ng pagkain kaya medyo naparami ang order namin ni Nicole.
Pagkatapos naming kumain ay umorder din ako ng ladies drink, saka kami tumungo sa rooftop ng bar at doon kami nakakita ng isang lugar kung saan payapa naming natutunghayan ng makukulay na mga building sa Makati. Ang mga ito ang nagpapakinang sa mga mata namin habang iniinom ang tig-isang basong ladies drink na inorder ko. Ang sarap ng pakiramdam ng ganito, Monica. Nilingon ko si Nicole nang marinig ko sabihin niya ang bagay na yun. Samantalang ako'y nagmumuni-muni habang nakatingin sa mga maiilong na building mula sa rooftop na kinaroroonan namin. Oo naman, paminsan-minsan, deserve naman natin na mag-relax, diba? With those people who are always bringing folders in your table and insisting that you have to do that, to do this. Sabay kawag ko pa sa kamay ko na parang iniisa-isa ko ang mga nakaka-stress na pinagdadaanan namin araw-araw sa work. Biglang napatawa si Nicole nang gawin ko iyon at talagang kailangan with action pa daw habang nagkukwento ako. Sa mga Montefalco din palang hotel na ito, hindi ba? Maya-maya tanong ni Nicole, kaya napatingin ako muli sa gawin niya. Oo, ang yaman talaga nila, no? And believe me or not, wala pa mga asawa ang tatlong anak na lalaki ni Sir Leandro. Just miss ko sa kanya. Kung wala lang akong Anthony, naku, lagot sa akin na mga yun. Biro ko kay Nicole pero ang totoo'y wala akong balak na magka-boyfriend. Sa pilitan lang talaga. Kaya pala abot ang mga pa-cute mo kay Sir Xavier noong minsan na nag-round siya. Pagkakatawa ni Nicole sa akin, bigla akong napangiwi sa sinabi nito. Ha? Kailan yun? Hindi ah. Pagkukunwari ko. Kunwari pa siya? Huling-huli na lulusot pa? Smid sa akin ni Nicole. Okay, fine. Irap ko sa kanya. Minsan na nga lang magpa-cute na huli mo pa pala. Nakanguso kung saad sa kanya. Wala namang masama doon, no? Bigla ay bawi ni Nicole sa sinabi nito sa akin. Nga pala, anong sabi ni Tita Eileen nang hindi mo sinunod ang inuutos niyang mag-resign ka na sa trabaho mo sa agency at tulungan mo na lang ang daddy mo sa business niyo? Ayun, galit na naman. Then, I gave a deep sigh. Hindi mo naman sila masisisi, Monica. I know. Hindi ko naman isinasantabi na kapakanan ko lang ang iniisip ng mga magulang ko kung bakit kailangan nilang pangunahan ang buhay ko, pero nakakasakal din kasi kung minsan ang mga nangyayari sa buhay ko to the point na hindi na ako makahinga at feeling ko ay wala nang magandang nangyayari sa akin. Not until sumasagi sa isip ko si Sir Xavier. Masaya ako sa tuwing naiisip ko siya. Ang makita ko siya sa umaga tuwing pumapasok ako sa trabaho at sa uwian din. Nakukumpletong araw ko kapag nasilayan ko siya bago umuwi pagkatapos ng trabaho. Nagpatuloy kami sa ganoong moment habang ninanamnam ang ganda ng gabi. At napatingin na lang ako sa magandang view habang ninanamnam namin ni Nicole ang katahimikan ng lugar. Third person over voice. Mag-isang umuwi si Monica ng araw na iyon at biglang sinundo si Nicole ni Jason, ang pinsan ni Xavier at ng dalawa pa nitong mga kapatid. Ikaw na naman ang naiwan, Monica. Ang swerte mo talaga? Kausap nito sa sarili na biglang tumunog ang cellphone nito at biglang rumihistro ang number ng boss nitong si Xavier. Bago buksan ni Monica ang laman ng text na galing kay Xavier, ay hinawakan muna nito ang kaliwang parte ng dibdib nito at dinama ang lakas ng kabang nararamdaman nito. Pagkakita pa lang sa pangalan ng amo nito na bigla-biglang nagte-text. Ibinigay nito ang personal number kay Monica nang minsan nitong kinausap ng personal ang dalaga. Nang buksan ni Monica ang text ay nagulat pa ito sa nabasang laman nito. Hintayin mo ako. Sabay na tayong umuwi. Bakit bigla na ganoon ang text nito sa kanya? Parang may mali. At hinintay nga ni Monica ang boss nito na lumabas mula sa office. Madadaanan naman ang cubicle niya kapag lumabas na ang amo nito ng opisina nito. Kaya niya hindi ito maaaring hindi makita kapag papalabas na ito. Nang makita niyang papalabas na ang kanyang boss, ay bigla naman ang pagsipa ng kaba sa dibdib niya. Kakaiba talaga ang nararamdaman niya, makita pa lang niya ang anino nito. Nakakakaba. Ilang segundo pa ay nasa harapan niya ito, with his fitted khaki pants and partner with light blue long sleeve. Mapapatingin ka talaga dito, plus the hunk appeal na taglay nito.
Hawak nito sa isang kamay ang susi ng kotse nito, habang ang isa namang kamay nito ay nakapamulsa sa pantalon nito. Para lang itong modelo na naglalakad papalapit sa kanya. Hey! Untag sa kanya na Savior. Sir, pasensya ka na. If you waited a little longer, tinapos ko lang mga kailangan kong pirmahan. Okay lang po, sir. Agap niyang sagot dito at sa kanya kinapa ang bag niya na nasa ibabaw ng kanyang table. May kailangan po ba kayo sa akin, sir? Yes. Can we talk in some other place? Saglit na nag-isip si Monica kung oo ba siya o hindi sa paanyaya ng kanyang boss. Pero isa lang ang siguro, hindi siya pwedeng tumangi dito lalo na't may pabor siyang hiningi dito. Opo, sir. Saan po tayo mag-uusap? Susunod na lang po ako, sir. May dala naman po akong kotse. Sa akin ka na sumabay. Ipahatid ko na lang ang kotse mo sa bahay niyo. Muli siyang nagulat sa sinabi ni Xavier at napatitig dito. Sige po. Bantulot niyang sagot dito. Where's your key? Hiningi nito ang susi ng kotse niya para maipuwi daw sa bahay nila. Hindi na nga nito hiningi pa ang address niya na ipinagtaka naman niya ng lubos. Let's go? Tanong nito sa kanya nang sa wakas ay maibilin na nito sa gwardiya ng building na kapag dumating ang personal driver nito ay ihatid na lang ang kotse niya sa kanilang bahay. Ipinagbukas pa siya ni Xavier ng pinto ng kotse nito at wala na siyang nagawa kung hindi ang tuluyang sumunod sa utos nito. Tahimik lang sila habang nasa biyahe at hindi pa naman sila lumalayo sa Kamaynilaan base sa daang kanilang tinatahak. Minsan-minsan ay nililungon niya ito habang nagmamaneho pero tutok lang ang mga mata nito sa daan. Niwala itong pinahiwatig sa kung saan ang kanilang pag-uusapan. Until, Monica? Tawag sana nito sa pangalan niya kasabay ng pag-ring ng cellphone niya. Napatingin muna siya sa gawin nito. Sa kanya tiningnan kung sino ang tumatawag sa cellphone niya. Si Anthony. Nag-alangan siya kung sasagutin ba niya ang tawag nito, samantalang may sasabihin ata ang amo niya sa kanya. Kaya muli siyang napatingin dito. Go ahead, sagutin mo muna ang tumatawag sa'yo. Bigay permiso nito sa kanya. Nahihiya niyang pinindot ang accept button ng CP niya at ilang segundo nga ay narinig na niya na nagsasalita si Anthony. Baby, where are you? Tanong nito sa kanya agad. Pauwi na. Pagsisinungaling niya dito. Sa totoo lang ay palagi niyang iniiwasan kung maaari si Anthony dahil alam niyang hindi ito naiiba sa karaniwang lalaki na gusto ay may kasamang sex sa isang relasyon na hindi naman niya ginawa kahit kailan. Madalas pa siyang pinagbibintangan ng mga magulang niya na baka wala na raw ang puri niyang iniingatan dahil sa pakikipag-boyfriend niya na wala namang katotohanan. Kung alam lang ng mga ito na kaya niya nagawa ang bagay na iyon, ay dahil gusto niyang galitin ang mga ito dahil sa mga pangingialam na ginagawa ng mga ito sa kanyang buhay. Saglit niyang nilingon si Sir Xavier sa driver's seat. Doon niya nakita ang pagkunot ng noon nito habang nakahawak sa manibela ang isa nitong kamay at ang isa ay nakatungkod sa edge ng bintana. Parang galit at naiinis ito. Napatingin si Xavier sa gawing bintana ng kanyang kotse to avoid the unwanted feelings na bigla niyang naramdaman nang makita niya si Monica na kausap sa cellphone nito ang boyfriend nito. That jerk. Napaismid siya pagkatapos at wala siyang pakialam kung makita siya ni Monica sa ganoong reaksyon niya. Tawagan na lang kita baby kung saan tayo magsa-celebrate. Narinig niyang sagot ni Monica sa boyfriend nito na lalong nagpainis sa kanya. Okay, bye. Huli nitong sabi sa kausap. Napindot pa niya ng malakas ang busina ng kanyang kotse sa nakatabi namang motorista dahil sa inis na biglang sumibol sa puso niya. Halos mapapitlag siya na biglang bumusina ng pagkalakas-lakas sa Xavier na kung tutuusin ay hindi naman dapat dito ginawa. Nakatabi naman ang motoristang kasabayan nilang dumadaan sa kahabaan ng EDSA. Ano bang problema na lalaki ito at bigla ay nag-iba ang mood? Hindi na niya nakausap ng maayos si Anthony. Sinabi niya na lang dito na nagmamaneho siya kaya tatawagan na lang niya ito kung saan sila magsa-celebrate ng birthday niya. Is that your boyfriend? Walang ano-ano ay tanong ni Xavier kay Monica. Para siyang nakalubog sa mainit na tubig ng mga oras na iyon na hindi niya akalaing mararamdaman niya dahil lang sa simple niyang pagkarinig ng pag-uusap ni Monica at ng boyfriend nito. Nakita niyang tumango si Monica.
At mahigpit ang hawak niya sa manibela na parang gusto niya itong pilipitin sa galit. Nakakakaba naman na nangyayari sa kanila ni Xavier sa loob ng kotse nito. Parang gusto na ata nitong manuntok ng mga oras na iyon base sa itsura nito. Walang idea si Monica kung bakit ganoon biglaan naging mood nito. Samantalang kinausap lang naman niya si Anthony sa cellphone. Hindi na lang niya ito tiningnan o sinulyapan man lang at baka sa kanya pa nito maibuhos ang galit nito. At muli ay muntik na siyang mapatili. Nang minsan pa ay bigla itong bumusina nang wala sa oras at halos maangat siya sa kinauupuan niya sa lakas ng ginawa nitong pagbusina. Monica's personal voice. Hindi pa rin humuhupa ang kabang nararamdaman ko habang kasalukuyang nakasakay pa rin ako sa kotseng pagmamay-ari ni Sir Xavier. Doon ko muling naalala ang ginawa nitong pagbusina ng ilang beses kanina na wala namang dahilan. Kawawa tuloy ang mga motoristang binusinahan nito ng pagkalakas-lakas. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ko ang gawin nito habang tahimik na nagmamaneho. Nakakunot ang dalawa nitong mga kilay at halatang bad trip ito. Nasa hinagap ay hindi ko naisip na darating ako sa punto ng buhay ko. Nakakailanganin ko pang ibuwis ang buhay ko. Huwag lang ako magtrabaho sa kumpanya ng mga magulang ko. Buwis buhay ang pagsama ko kay Sir Xavier ngayon. Dahil una, hindi ko alam kung saan nga ba kami talaga pupunta para lang mag-usap. Pangalawa, hindi ko alam na ganito pala siya kapag nagda-drive. Nakulang na lang ay ubusin nito ang sound ng busina nito sa lakas ng pagkakadiin nito sa horn button. At pangatlo, isipin ko pa lang ang sasabihin ng mga katrabaho namin, lalo na ni Nicole kapag nalaman nitong sumakay ako sa mismong kotse ng amo namin ay para na akong magkakasakit sa puso. Bawat sandali na kasama ko siya ng mga sandaling iyon ay iba-ibang sumasagi sa isipan ko. Problema sa trabaho, sarili kong pamilya, personal na buhay ko, at ngayon ay dumagdag pa ang kakaibang pakiramdam na patuloy na nagpapagulo sa buong sistema ko. Normal lang naman na magka-crush ang isang tao siguro. Nasubrahan nga lang siguro ako pagdating kay Xavier. Halos magkaedad lang kami. Galing ito sa mayamang angka ng mga Montefalco. Bunso ito sa tatlong anak ni Don Leonardo at Madam Agnes Montefalco. Matalino ito na isa na ata sa mga qualities ng mga Montefalco. Base sa mga narinig kong chismis tungkol sa kanya, ay nagtapos ito ng kolehiyo sa isa sa mga pinakatanyag na universidad sa Pilipinas at tumanggap ng pinakamataas na karangalan ng makatapos ito. Kumuha din ito ng kurso sa Amerika ng ilang taon bago ito tuluyang maglayag na mag-isa sa mundo ng pagnanegosyo na namulatan na nito mula sa mga magulang. There's no doubt that he possesses everything a woman is looking for in a perfect partner in life. Expect for one, babaero ito. Hindi lang iisang beses na nakita ng dalawa kong mismong mga mata kung gaano ito kabaliwan ng mga babae na nakapaligid dito. Hindi ata tumatagal ng dalawang buwan ang karelasyon nitong babae at mababalitaan na lang namin sa agency na may bago na naman itong kinakalantari. Muli ko siyang tinitigan ng palihim habang nakahawak ang isa nitong kamay sa manibela at ang isa naman ay nakahawak sa ilalim ng baba nito na parang may malalim na iniisip. Madalang ko siyang mapagmasdan ng malapitan kahit na palagi naman kami nagkakasalubong sa loob ng opisina nito. Mapula ang mga labi nito na hindi ko mapigil ang pagmasdan katulad ngayon na malapit lang kami halos sa isa't isa. Ang mahahaba nitong pilik mata ay bagay sa mapupungay nitong mga mata na parang kahit na sino ata ay lalakas ang kabog ng dibdib sa oras na titigan nito. Matangos ang ilong nito na una mong mapapansin sa unang sulyap mo sa gwapo nitong mukha. Pati ang malaki nitong dibdib ay hindi nakaligtas sa mga mata ko. Alam kong maalaga ito sa katawan at isa ito sa mga katangian ng mga Montefalco. He has the charisma that every woman would die for. Kaya hindi na ako nagtataka kung katulad ng mga nakatatanda nitong kapatid ay maraming babae ang naghahangad na maging parte ng buhay ng pamilya Montefalco. Muntik na ako mapatalon sa upuan sa kinuupuan ko nang walang ano-ano'y bigla niya akong nilingon na hindi ko napaghandaan. Done checking on me? Sarkastiko nitong tanong sa akin na lalo atang nagpatuyo ng lalamunan ko. Sir... Nakita ko ang pag-angat ng gilid ng labi nito na parang pinagtatawanan ang naging initial reaction ko dahil sa tanong nito sa akin.
Bakit ba kasi hindi ko napigil ang titigan nito kahit na alam kong anytime ay pwede niya ako makita? Ay, hey, I'm just kidding. Bigla ako nag-angat ng tingin dahil sa sinabi niya at hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para titigan ito ng mariin. Nagkataon lang po, sir, na I wasn't able to continue talking with him when we both heard a sound coming from his phone. Walang ano-ano ay kinausap na nito ang nasa kabilang linya. Hello, sir? Yun ang bungad na sabi ng babae sa kabilang linya na agad ko namang nabusesan. Si Marlene ito na siyang sekretary nito sa agency. Yes, why are you calling? Agad naman sagot ni Sir Xavier. Sir, pasensya na po at napatawag ako. Hindi ko po pala naisama sa schedule niyo tomorrow ang lunch niyo with Miss Hazel Guzman. Hindi nakalagpas sa pandinig ko ang sinabing iyon ni Marlene. Minsan ay narinig kong pinag-uusapan ng ilang empleyado sa Sir Xavier at ang bago nitong nililigawan na sikat na movie actress. Mas lalo kong inabala ang paningin ko sa labas ng bintana ng kotse ko para hindi nito isipin na pinakikinggan ko ang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi kaya, kasalanan ko bang masyadong malakas ang boss ng sekretary niya kaya kahit na pabulong lang ay dinig na dinig ko ang sinabi nitong pangalan? Nagingit-ngit ko sabi sa sarili. Pinilit kong magpanggap na hindi ako apektado ng katotohanang wala pa rin itong pinagbago pagdating sa mga babae. It's just a normal thing for him. That's the truth. Yeah, no problem. Tell her that we'll meet before lunch tomorrow. And I'll just call her later to inform where we can eat our lunch. Diretsong bilin ni Sir Xavier sa sekretary nito. Sunod kong naramdaman ng munting kurot sa dibdib ko na hindi ko alam kung para saan. Hindi ako dapat maapektuhan ng mga naririnig ko ng mga oras na iyon dahil mali ang maramdaman ko ang bagay na iyon. Okay po, sir. Noted po. Narinig kong pagtatapos ng tawag ng dalawa habang nakatitig pa rin ako sa labas ng bintana at wala nang balak pang kausapin nito. Pagkababang pagkababa ko ng kotse nito ay magpapaalam na ako para makauwi na rin at masyado nang nakakapagod ang trabaho sa agency sa buong maghapon at idagdag pa ang nakaka-stress na narinig ko kanina lang. What food do you want to eat? Sunod kong narinig na tanong ni Sir Xavier na hindi ko naman agad nasagot. Sandali ko siyang nilingon at saka tumingin sa unahang kalsada. Baka po, sir, pwedeng dito niyo nalang sabihin ang kung anumang dapat niyong ipaalam sa akin para hindi na po tayo masyadong magtagal. Traffic din po. Sagot ko sa kanya at saka ako alanganing tumingin sa kanya. Doon ko muling nasilayan ang pag-iba na naman ang mood nito katulad kanina. May masama na naman ba akong nasabi at nagalit na naman siya? May God. I'll tell you something when we get there. Makahulugan itong sabi sa akin sa seryosong boses. Nabaliwala lang ang suggestion ko sa kanya na sa loob na lang kami ng kotse mag-usap para hindi na kami humanapan ng ibang lugar na pwede namin puntahan. Hindi na ako naging komportable na kausap o tingnan man ito. Simula nang makaramdam ako na may kakaibang kaba sa puso ko sa tuwing magkasama kaming dalawa, katulad ngayon. I tell you something when we get there. Ano naman kaya sasabihin niya sa akin na hindi namin pwedeng pag-usapan sa loob ng kotse? Naisaloob ko na lang. Ilang minuto pa ang lumipas at napansin ko ang pagpasok ng kotse ni Sir Xavier sa isang open space garden restaurant. Kahit na madalas akong lumalabas kasama si Nicole o ang iba kong kakilala ay hindi ko nalaman na may ganito palang kagandang lugar sa Manila. Agad na lumapit ang isang uniformadong lalaki sa kotse ni Sir Xavier nang maipasok na niya ito sa mismong entrance ng restaurant. Nilingon niya ako saglit bago nagsalita. Let's go! At sunod nitong tinanggal ang suot nitong seatbelt at wala na nga akong nagawa nang napatango na lang ako pagkatapos. Pagkatapos kong tanggalin ang buckle ng seatbelt nang mapansin ko na nauna nang bumaba si Sir Xavier at walang ano-ano'y dumiretso ito sa gawin ng pinto kung saan ako nakasakay. Alangan kong hinawakan ng mahigpit ang handbag na nakapatong sa mga hita ko, saka saktong binuksan nito ang pinto ng kotse nito. Hindi ko alam kung nakita nito ang pag-aalangan sa mga kilos ko ng mga oras na iyon, pero mas minabuti ko pa rin kumilos ng normal katulad sa isang empleyado habang kasama ang amo nito. Inilalayan niya ako habang palabas ng loob ng kotse at pati ang lalaking unang sumalubong sa amin ay nakatiting na ngayon sa akin. Good afternoon po, sir.
Ma'am, bati nito sa amin ni Sir Xavier. At parang biglang namanhid ang braso ko nang makita ko kung paano na natiling nakaalalay ang isang kamay ni Sir Xavier sa akin. Here's the key. Iniabot ni Sir Xavier ang susi ng kotse nito sa lalaking nag-welcome sa amin. Ito na ang mag-aayos ng pagkakapark ng kotse na gamit namin. Let's go inside. Untag na sabi ni Sir Xavier sa akin, dahilan ang bigla akong paglingon sa gawin nito. Halos isang dangkal na lang pala ang layo niya sa akin at hindi na rin naiwasan ang titigan ng gwapo niyang mukha na ngayon ay malapit na malapit sa akin. Sige po sir. At sabay nga naming tinungo ang loob ng papasok sa restaurant. Sa entrada pa lang ng lugar na pinuntahan namin ay mapapawaw ka na talaga sa ganda. Kumikinang ang mga nakasabit na LED lights sa bawat halaman at puno ng restaurant. Isama mo pa ang mga nagagandahang mga bulaklak na makikita sa bawat ibabaw ng mesa na halatang sa mismong sa mga tanim na halaman din sa restaurant na iyon pinitas. May isang panig sa restaurant kung saan may isang nagigitara at habang may isang babaeng kumakanta ng malamyos na tugtugin, ang isa pa sa napansin ko nang tuluyan na kaming nakarating sa mismong receiving area ng restaurant. Munti ko na ngang nakalimutan na kasama ko si Sir Xavier sa sobrang ganda ng lugar na pinagdalhan niya sa akin. Nagulat na lang ako nang muli ay haplusin niya ako sa braso at magsalita sa tabi ko. Please, take a seat. Utos niya sa akin at sunod niya akong pinaghila ng upuan na ikinagulat ko na naman. It's not the first time that I experienced this kind of treatment from a man. But with him, ibang naramdaman ko nang gawin ni Sir Xavier ang bagay na iyon. It's totally different. And I can't exactly name what feeling is that. Muli, katulad kanina ay nagpatianod na naman ako sa bawat sabihin niya sa akin. At kulang na lang ay ma-hypnotize ako sa bawat titig na ipinupukol niya sa akin. Katulad ngayon na magkasama kaming dalawa at sa isa pang romantic restaurant na katulad nito. Hindi nagtagal ay may lumapit na isang babae na kung hindi ako'y nagkakamali ay isa sa mga waitress ng restaurant. Saglit na nawala ang paningin ni Sir Xavier sa akin at inilipat sa waitress na nasa tabi na namin ngayon. Pasimple ko rin na tinignan ang babaeng kumukuha ng mga order namin. Hinayaan ko na lang si Sir Xavier sa kung anong gusto nitong orderin, total ay hindi naman ako maselan sa pagkain. Agad kong napansin ang kakaibang tingin ng waitress kay Sir Xavier na parabang hindi na ata kumukurap sa kakatitig sa boss ko. Napaismid ako dahil sa inaasta nito. Hindi naman obvious na nagpapakyut ito at lantaran pa itong magpakita ng motibo sa amo ko. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagulat na lang ako nang tanungin ako ni Sir Xavier. Anything you want to eat? Umiling na lang ako at pasimple kong inirapan ng waitress na hindi mawala ang ngiti sa labi kanina pa. At nang dahil sa pangyayaring iyon ay biglang nagbago ang mood ko at hindi ko maiwasang mainis. Nanibago na naman ako nang maramdaman ko ang pinungkurot sa puso ko nang maisip ko kung ilan na nga bang mga babae ang nagkakandara pa para lang mapalapit sa isang Xavier Montefalco. Itinuon ko na lang ang pansin ko sa tubig na iniinom ko bago pa kainin ang buong sistema ko ng mga nangyayari sa paligid ko ngayon. Voice. I can't stop my eyes but land them on those milky and soft skin of Monica. Her small and beautiful face made me weak every time I saw her closely. Never in my entire life did I imagine myself being affected by a simple glimpse of a woman. And now, I was a victim of the truth that I need Monica in my life more than anything. She's all I wanted in my life. Kaya naisipan ko siyang yayaing lumabas para makasamang kumain. It's the first time that we were together outside the office. Habang naglalakad kami sa papasok sa loob ng isang garden restaurant, ay saglit kong nakalimutan ang inis at selos na naramdaman ko kanina lamang nang marinig kong katawagan ni Monica, ang boyfriend nito na isang modelo. I can't help but feel disgusted while listening to their conversation. I don't want to imagine her while in another man's arms. I should do something before it happens. I noticed that she was not comfortable while sitting beside me. So I asked her, "Is there any problem, Monica?"
Ibinalik nito ang baso ng tubig na hawak nito at saka ako nilingon saglit. Wala po, sir. Alangan itong umiti sa harap ko na parang pinipilit lang nitong umakto ng normal habang kausap ako. Sakto naman na nakatitig ako sa kanya nang biglang lumapit sa amin ng isang waitress para kunin ang order namin. Ako nang umorder para sa amin ni Monica at mukhang wala ito sa mood. Kahit na nakasimangot ito ay cute pa rin ang itsura nito habang palingaling nga sa paligid. I simply gave her a simple smile without being noticed. Habang kumakain kami ay nanatili kaming tahimik na dalawa. Nagpaparamdaman. Tahimik ang lugar. Minimal lang ang tao sa paligid at yun mismo ang dahilan kung bakit dito ko siya dinala. I want to talk to her in this kind of place. Quiet and solemn. Nang matapos na kaming kumain ay sunod namang nag-serve ng wine ang isang waiter sa wine glass na nasa tabi namin ni Monica. Tiningnan ko ang reaksyon niya nang magsali ng wine ang waiter at hindi ako nagkamali. Tumingin si Monica sa akin. Nagtatanong. It's just a wine, Monica. Don't worry, I'll take you home. Kasi po, sir. Please, Monica. At nang dahil sa pagtawag ko sa pangalan niya ay hindi na ito nag-complain pa at magkasama naming ininom ang wine sa mga baso naming dalawa. At bago ko pabuksan ang topic na dapat naming pag-uusapan na dalawa ay si Monica na mismo nagtanong. Sir, gusto ko lang pong itanungan tungkol sa importanteng bagay na pag-uusapan natin kung bakit tayo nandito sa lugar na ito. Isinandal ko ang likod ko sa upuan saka siya tinitigan ng mariin. This time, hindi ko hinayaan na makawala ang paningin ko sa kanya. I look out her, directly in her eyes. I want her to feel the intense emotion I have for her right now. Unti-unti kong nakakasanayan na titigan siya na habang sinusubukan kong alamin ang tunay na nilalaman ng puso niya. I want to know if she really loves that jerk, man, because if she did, I would die. Remember the issue you have in your family? Simula kong sabi sa harap niya. Bigla ang pag-iba ng reaksyon ni Monica nang marinig nito ang tungkol sa pamilya nito. I bet she has this burden that she wants to lay down. And I want to help her in any way I can. Because I want her. I really like her. And possibly, I finally love her. Saglit na yumuko si Monica at tahimik itong tumitig sa ibaba na parabang doon ito kukuha ng kasagutan sa tanong ko. Hinintay ko siya na kusang mag-angat ng tingin at sagutin ang tanong ko. Sir, alam ko po na marami na akong pagkukulang sa trabaho ko. Kung magdadesisyon na po kayong tanggalin ako, ay tatanggapin ko na lang po ng maluwag sa puso ko ang pagre-resign sa trabaho. Nakayuko nitong sagot sa akin na hindi ko nagustuhan. Hindi ko naman siya masisisi na ganoon na lang ang maging reaksyon niya sa sinabi ko. Lalo na at may naririnig ako mga bagay sa loob ng agency na may kinalaman ito. May mga nagsasabing hindi nito deserve ang trabaho na meron nito ngayon. Una, dahil palagi itong lumiliban sa trabaho. Dahil na rin sa family issue nito. Pangalawa ay, hindi naman daw nito kailangan ng pera. Bakit nagtsatsaga pang pumasok sa agency kung kaya naman ito mag-manage ng family business nito? Kung aalis nga daw ito ng trabaho ay magkakandara pa ang iba nito mga kasamahan para sa posisyon na meron nito ngayon. At ngayon nga ay ito na ang kusang sumusuko dahil na rin sa mga issue na natatanggap nito mula sa trabaho. Kahit na sinabi nito ang balak nitong pagre-resign na lang ay hindi ko iyon papayagan. It's not exactly about resigning your job, Monica. We can settle your family issue and your problem in your job if you want. Doon ko nakita ang mabilis na pagtaas ng mukha ni Monica nang marinig nito ang sinabi ko. Parang bigla itong nagkaroon ng pag-asa. Ano pong tungkol sa trabaho ko at sa family problem ko, sir? Hindi na niya natiis at tinanong na ako. I have a suggestion for you so you can solve your problems both on your family and work at the same time. Diretso kong sabi sa kanya. My suggestion will last only until tonight. So you better decide or else? Okay po sir, ano po ba yun? Mabilis nitong tanong sa akin na dahilan ang saglit kong panggiti. As you have mentioned before, gusto na ng mga parents mo na mag-resign ka na sa trabaho. So you take part sa family business nyo, right? Opo sir, kaso ayoko naman na pamahalaan ang mga negosyo namin. Tama na si Michael ang mag-manage nun. Kaso ayaw naman nila akong hayaang magtayo ng sarili kong negosyo na gusto ko. Malungkot na kwento niya sa akin.
I can feel her by those teary eyes of her and voice shaking while talking to me. That's what we're going to solve. Isosolve? Paano pong masosolve ang mga problema ko, sir? I feel a sense of interest when she asked me that question. It's a good sign that she will say yes in my plans. First, you will not resign on your job. Secondly, I'm willing to finance the business you want to establish so you can build your own career without the help of your family. Total, ayaw ka naman nilang suportahan, right? And that way, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na sundin ang gusto nila. Even magpakasal sa lalaking gusto nila para sa'yo. Nagulat si Monica nang sabihin ko ang tungkol sa huling bagay na may kinalaman sa pagpapakasal nito sa isang lalaki dahil sa itong gusto ng mga magulang nila para mapangasawa nito. Paano niyo pong nalaman ang tungkol sa bagay na yun, sir? Ang alin? Ang pagpapakasal mo sa anak ng business partner ng mga magulang mo? Kaya napilitan ka maghanap ng ipapakilala mong boyfriend sa pamilya mo? Sunod kong bulala sa kanya. I knew her past at sisiguraduhin kong hindi matatapos ang gabing ito at mapapaamin ko siya tungkol sa pagkakaroon niya ng boyfriend para lang maiwasan nito ang mga nirereto ng mga magulang nito. Hindi agad umimik si Monica sa sinabi ko. Malamang na naguguluhan din ito kung bakit ko nalaman ang lahat ng iyon. Since then na nagtatrabaho siya sa agency ko, ay inalam ko na ang lahat-lahat sa kanya at sa pamilya nito. That's how I love her, by knowing her life so I can be part of it. Naguguluhan po ako, sir. Hindi ko po kayo maintindihan. Tinitigan ko siya ng mariin at saka muling nagsalita. Isipin mo na lang na ako ang makakatulong sa iyo para maipakita mo sa pamilya mo na kaya mong tumayo sa sarili mo mga paa, na hindi mo kailangan magmakaawa sa kanila. Kung tatanggapin ko po ang tulong na sinasabi nyo, natutulungan nyo akong makapagtayo ng sariling negosyo. Ano ang magiging kapalit? Hiwalayan mo ang boyfriend mo ngayon. That's it. Napaawa ang mga labi ni Monica sa sinabi ko. Kung kanina'y nagulat ito at nakabawi agad, ngayon ay talagang natahimik ito ng todo na parang hindi alam kung saan at paano magsasalita. Bakit po, sir, nadamay ang boyfriend ko sa usapan natin ngayon? Isipin mo na lang na nilalayo kita sa kapahamakan for not allowing you to be near with your boyfriend. I know him. He's a jerk and definitely a womanizer. Pero sir, are you complaining or what? Tell me, Monica. Do you really love that guy? May inis kong tanong sa kanya at hindi ko hayaang hindi ko makuha ang sagot na gusto ko mula sa kanya. Sir, what? Seryoso kong tanong muli sa kanya. Okay, kung yun ang gusto niyo po na kapalit sa pagtulong sa akin, igagawin ko na. Good. And one more thing. Simula sa araw na ito na pumayag ka na sa pagiging business partner natin, ay hindi ka na pwedeng mag-entertain ng mga suitors. You're not allowed to do that. Mas lalo nang naguluhan si Monica sa sinabi ko at kumunot ang kilay nito. She obviously didn't get my intention in telling her not to have suitors anymore. Sir, hindi po ba sobra naman ata ang gusto mo mangyari? It's like, you also intruding my life. I gave her a warning look because of what she said. And it will be more serious kung hindi niya ako susundin. Ayoko lang na mawala ang focus mo sa mga plano natin at sa negosyong itatayo natin. Kaya ako nasabi ang bagay na iyon. Hindi makabubuti kung marami kang iniisip while planning all those things about our business. Then you're also busy entertaining your suitors. May diin kong sabi sa kanya. I can see hesitation in her face because of what I've said. Huwag lang siya magkakamaling sabihin sa harap ko na may feelings ito sa lalaking tinatawag nitong Anthony. Because I won't allow that. Alam ko napilitan lang itong makipag-boyfriend para iwasan nito ang lalaking gusto ng mga magulang nito na pakasalan. And the main reason why I am asking her right now is to make sure that she will break that man and stay away in her life. Nang hindi siya agad sumagot ay tinitigan ko siya ng mariin. That warning look is just part of how I will get and warn her using my plans. The next thing I heard made me satisfied. And finally, she's mine now. Monica's Silver Voice. Pabagsak kong inihiga ang katawan ko sa kama pagdating ko sa bahay namin.
Agad akong dumiretso sa kwarto ko sa takot na ma-interrogate na naman ng mga magulang ko kung bakit nauna pang umuwi ang kotse ko kaysa sa akin. Bukas ko na lang sila haharapin. Ang isip ko ngayon ay abala sa mga nangyari sa buong maghapon, lalo na sa mga pinag-usapan namin kanina ni Sir Xavier. Nagulat ako ng sobra nang marinig ko sa mismong labi niya na handa siyang tulungan ako na makapagpatayo ng isang negosyo na matagal ko nang gustong gawin. Pero ayoko lang lumapit sa mga magulang ko. Sinabi din niya na hindi magiging problema ang pag-absent ko sa trabaho habang pinaghahandaan namin ang itatayo naming negosyo na magkasama. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na makakaya niya akong tulungan sa problema ko. Kapag nagtagumpay kami sa mga binabalak naming negosyo na itayo, ay baka sakaling maiba ang tingin ng mga magulang ko sa akin. Na isa din akong tao na makakayang gawin ang mga bagay na akala nila'y hindi ko mapagtatagumpayan. Sayang lang at hindi ko maaaring sabihin ang lahat kay Nicole dahil mahigpit na bili ni Sir Xavier na dapat ay wala munang makakaalam ng mga plano namin hanggang sa maging maayos na ito. At saka muling bumalik sa isipan ko ang ilan sa mga pinag-usapan namin kanina. Susubukan ko pong kausapin si Anthony, sir, at ipaliwanag sa kanya ang lahat. Sagot ko sa kanya na halatang hindi nito kinagusto. Hindi naman big deal sa akin na makapaghiwalay kay Anthony. Lalo na't napipilitan lang naman ako na makasama ito kung minsan. Ang iniisip ko lang ay ang mga magulang ko. Kapag nalaman ng mga ito na nakipag-break na ako kay Anthony, ay kung kanino naman Poncio Pilatong anak ng mga kasamahan ng mga ito sa negosyo ako, ibubuyo. Yun ang isa sa mga ayokong ginagawa ng mga magulang ko. Pinanghihimasukan nila ang personal kong buhay. What do you mean susubukan? You need to do it right away, Monica. If you're really serious in proving to your family that you can stand alone without the help of them. Seryoso at parang wala nang atrasan ang papasukin kung bagay na ito kasama si Sir Xavier. Matagal ko nang gustong patunayan ang sarili ko kila Daddy na hindi porke anak nila ako ay kailangan sila palagi ang magdesisyon sa buhay ko. There's always limitation for everything at naniniwala ako doon. At ngayon na may gustong tumulong sa akin para matupad ko ang mga bagay na iyon, ay dapat ko nang i-grab ang chance na ito. He has the money, power and connection para matulungan ako at yun na lang ang iniisip ko. So, I've decided to take the help he's offering to me. At bahala na kung ano man ang kahantungan ng lahat ng ito. Sige po, sir. Payag na ako sa gusto niyong mangyari. Matagal ko nang gustong magtayo ng business na matatawag kong akin para naman may mapatunayan ako sa parents ko. At dahil nag-offer ka, natutulungan ako. I'll take that chance. Napansin ko agad ang pagliwanag ng aura ni Sir Xavier dahil sa sinabi ko para itong nanalo sa kung saan pustahan dahil sa itsura nito. Good. Mabuti naman at naintindihan mo ang mga dapat mong gawin as we became business partners. First, kailangan muna natin pag-aralan kung anong business ang pwede natin pasukin at syempre, yung gusto mong i-handle. And one more thing, let's keep it private. Whatever we talk about our business for now. Habol niyang sabi sa akin, okay lang naman sa akin kung yun ang gusto niya mangyari sa umpisa. Kilala siyang tao sa business world kaya kailangan na hindi pa dalos-dalos ang mga desisyon na ginagawa nito. Hindi ko talaga akalain na darating ang time na katulad nito na isang Xavier Montefalco ang mag-aalok sa akin ng tulong para mapatunayan ko ang sarili ko sa ibang tao, lalo na sa pamilya ko. Niintindihan ko po, sir. At sunod na itinaas ni Sir Xavier ang wine glass nito at nakicheers sa akin. For the success of our business, cheers! Nagpatianod na lang ako sa mga nangyayari at hindi ko na tinangkapang tumutol nang gawin namin ang bagay na iyon. For the success of our business. Nanatili ako nakatingin sa siling ng kwarto ko at pilit kong pinaniniwala ang isip ko na totoo ang lahat ng nangyari kanina. Dapat lang ako magtiwala kay Sir Xavier na tutuparin niya ang pinangako niyang tulong sa akin. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Napag-usapan naman namin ni Sir Xavier na pwede akong hindi pumasok ngayong araw para ihanda ang business plan na ipapakita ko sa kanya para masimulan na namin ang negosyong binabalak namin. Ilang mahihinang katok ang tuluyang napagising sa akin. Yakap ko pa rin ang isang teddy bear na palaging nasa gilid ng kama ko. Bumangon ka dyan, Monica. Ano ba talagang balak mo sa buhay mo? Yun agad ang umalingaw-ngaw sa pandinig ko nang bumukas ang pinto. Boses iyon ni Mommy. Hindi na kailangan ng megaphone para marinig sa buong kabahayan ng boss nito.
Napabuntong hininga ako sa kamabigatang katawan na tumayo sa kama ko. Nang idilat ko ang mga mata ko ay nakita kong katabi ni Mommy si Daddy kasama pa ang magaling kong kapatid na si Michael. My God, Monica! Saan ba kami nagkulang ng pagpapalaki sa iyong bata ka? Did you know how much I was so stressed about you? Napakamot ako sa noo ko dahil salita niya ni Mommy. Tinignan ko si Daddy na malungkot din ang aura habang nakatitig sa akin. Kung minsan ay gusto ko na rin sumuko sa kanila. Ang sundin na lang ang gusto nilang mangyari sa buhay ko para matapos na lang lahat. Pero sa tuwing naiisip ko na kung hindi ko ipaglalaban ang gusto ko mangyari sa buhay ko ay magmumukha lang akong isang puppet na pinagagana nilang lahat. And that's what I'm so dumb scared. Ayokong mabuhay sa anino nila at sa mga batas nila. Ano bang nangyari ate at umuwing mag-isang kotse mo kagabi? Tinatawagan ka naman nila daddy, ayaw mong sagutin ang tawag nila. Paano ko naman sasagutin ang tawag nila kung alam kong pagagalitan lang naman nila ako? Nawala na namang katapos ang paliwanag ang gagawin ko. Ay, at sa uli hindi na naman nila ako papaniwalaan. Nawala naman akong ginawa kung hindi ang mag-bar hopping at maglakwatsa. May importante lang akong ginawa dad, kaya hindi ako agad nakauwi. And doon ako sumakay sa kamiting ko kaya pinauwi ko na lang ang kotse ko. Yun ang totoo. Hinatid pa ako ni Sir Xavier sa mismong tapat ng gate namin para lang masiguro nito na makakauwi ako ng maayos. Which I find sweet and unbelievable again. Oh, come on Monica. Kailan ka ba magmamatured ha? Matatanda na kami ng daddy mo. And to tell you the truth, I'm so disappointed in you. Sampal na sabi ni Mommy sa harap ko. Wala na talaga akong ginawang magaling sa harap nila. Ang buong akala namin ng Mommy mo ay pagkatapos mo mag-aral ng college ay makakatulong ka na namin sa mga negosyo natin at maaari na kami magretiro. But it's not what happened and it's all your fault. Mas ginusto mo pang gugulin at ubusin ang oras mo sa ibang bagay kaysa ang tulungan ng kapatid mo. Segunda ni Daddy, I feel so helpless. Para na lang akong isang tau-tauhan sa bahay namin na araw-araw pinagagalitan nila at pinagsasabihan. Hinagod ko ang buhok ko gamit ang isa kong kamay para ipakita sa kanila na hindi ako komportable sa mga sinasabi nila o tamang sabihin na mga bintang na wala namang basehan. Daddy, kung yun po ang paniniwala nyo na binigo ko kayo, hindi ko na po ipipilit ang sarili ko sa pamilyang ito. Nakapagdesisyon na ako. Mas mabuting umalis na lang muna ako sa bahay namin habang binabala ko ang negosyong pinag-uusapan namin ni Sir Xavier. It's not healthy anymore being near with them. I love them so much, but the love I have for them is not enough for me to stay beside them. What do you mean? Nakataas ang kilay ni Mommy na tanungin ako. I guess nakuha niyang gusto kong sabihin. I want some space, Mom. Ako na lang ang lalayo pansamantala para hindi na kayo mahirapan na makasama ako dito sa bahay. And where do you think you're going, Monica? Malaki na ako, Dad. Kayo na nga may sabi. I should be more matured enough to be responsible. That's why I'm going. I want to prove something in my life. And I can do that if people around me still didn't trust me. That I can be much better. Malungkot kong sabi sa harap nila. Natahimik silang lahat at sinamantala ko ang sandaling iyon para bumaba sa kama at magtungo sa banyo. Inside the comfort room, I cried. I cried as if I was alone in life. Walang pamilyang naniniwala sa akin. Even someone who wants to talk to me, especially now that I feel down. Ganito ba talaga kamiserable ang buhay ko? Gustong gusto ko makita si Nicole at mayakap. Ang magsumbong pero hindi ko kayang dumagdag pa sa mga aalalahanin nito sa buhay. We have our own problems in life that we need to face alone. Sinadya kong magtagal sa banyo para paglabas ko hindi ko na maabutan pa sa labas sa mga magulang at kapatid ko. Kailangan kong panindigan ang mga bagay na sinabi ko kanina for my own sake. Paglabas ko ng banyo ay wala na nga ako naabutang tao sa kwarto ko. Nakahinga ako ng maluwag. Makakapag-impake ako ng mga damit ko at ilang gamit na kailangan ko sa pag-alis. Wala na rin akong balak na sabihin kay Nicole ang pag-alis ko dito sa bahay at tsak na mag-aalala na naman iyon. Gamit ang isang traveling bag ay nagsilid ako ng ilang mga damit na pwede kong gamitin. Mga personal kong gamit katulad ng alahas, passport at mga stuff na gamit ko araw-araw. Kailangan ko agad kumilos para makahanap ng matitirahan at maayos
ko ang dapat na ayusin base sa pinag-usapan namin ni Sir Xavier. Hindi ako dapat mabigo sa pagkakataong ito. Hindi ngayon na nakapagdesisyon na akong lumayo sa pamilya ko para patunayan sa kanila ang sarili ko. Hindi na rin ako nagpaalam kila Mommy bago umalis. Tanging si Michael lang ang pumigil sa akin pero hindi na ako nagdalawang isip pa. Sinabi ko na lang sa kanya na babalik din ako sa tamang panahon kung kailan may pagmamalaki na ako ng mga magulang namin. Gamit ang kotseng na ipandar ko sa pagtatrabaho sa Montefalco Agency, ay umalis ako ng bahay namin na hindi alam ko saan ang patutunguhan ko. Ang mahalaga ay malaya na akong gawin ang lahat ng bagay na dapat ay noon ko pa ginawa. Habang nasa biyahe ay iniisip ko mga dapat kong gawin, things that I should prioritize. At nasa ganoon akong estado ng pag-iisip, nang biglang tumunog ang cellphone ko sa dashboard. Automatic kong kinuha ko ang cellphone ko. Buti at traffic kaya agad kong masasagot kung sino man ang tumatawag. Napaawang ang mga labi ko na makita ko kung kaninong number ang tumatawag. Sir Xavier, bakit kaya ang aga naman niyang tumatawag? Wala pa ako nagagawa na kahit ano about sa business plan na kailangan ko ipakita sa kanya. Alangan man ay wala naman ako magagawa kung hindi ang sagutin ang tawag nito. Baka kung ano pang isipin nito sa akin. Hello po, sir. Hi. Buo ang boss na bati din ito sa akin. May kailangan po ba kayo sa akin, sir? Nagpaalam po ako hapon na hindi ako papasok ngayon para ayusin ang business proposal na ipapakita ko sa iyo today. I understand. I just called you to let you know that I can't see you today for the business proposal. I have important things to fix today. Parang nagluwag ang paghinga ko nang marinig ko ang sinabing iyon ni Sir Xavier. May time pa ako para magawa ang business proposal na hindi ko pa nahaharap dahil sa dami ng gumugulo sa isip ko ngayon. It's okay, sir. Naiintindihan ko po. Sige po, inform niyo na lang po ako kapag may free time ka na so I can send my business proposal. Hindi ko inaasahan ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya na para bang nahihirapan o malungkot dahil sa sinabi ko. Okay, tomorrow. Can you be in my office? Sunod nitong tanong sa akin. Opo, sir. Papasok po ako bukas. Pangako ko sa kanya. That's good. May kailangan pa po ba kayo, sir? Naisip kong itanong sa kanya. Hindi agad nagsalita si Sir Xavier kaya kinabahan ako kung ano pa ang pwede niyang itanong sa akin. At naudlot ang anumang iniisip ko nang marinig kong muli ang boss nitong nagpapakabas sa akin sa tuwing naririnig ko siya kahit na hindi kami magkasama. Nothing. Just be in my office tomorrow. I'll wait for you. At mula sa sinabi nito sa kabilang linya ay sunod kong narinig ang pagtatapos nito sa tawag namin dalawa. Napatingin na lang ako sa screen ng cellphone ko na para bang makikita kong itsura ni Sir Xavier doon. Para akong nagkaroon ng bagong lakas nang makausap ko siya. Hindi ko alam kung bakit pero ang marinig ko palang ang boses niya ay may iba na itong dulot sa puso't isipan ko. Mabilis kong sinaway ang anumang bumabagabag sa isip ko dahil may mas mahalaga akong dapat na asikasuhin. Ang ayusin ng buhay ko, hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para sa pamilya ko. Sila na kahit kailan ay hindi nagbigay ng simpatya sa akin at kung ano makakaya ko pang gawin sa buhay. Sa tulong ng ilan kong kasamahan ay nakapagtanong ako kung saan ako pwedeng makakita ng kahit isang maliit na kwarto na mauupahan. Kailangan ko rin magtipid para tumagal ang savings ko, lalo na't hindi naman iyon ganoon kalakihan. Kahit kailan ay hindi ako tumanggap ng pera mula sa mga magulang ko, simula na magtrabaho na ako at makatapos ng kolehiyo. I know, may kapalit ang lahat ng iyon, so hindi ko tinangkang tanggapin ang mga binibigay nila sa akin. Kaya ko naman buhayin ang sarili ko mula sa kinikita ko sa trabaho. Yun nga lang ay hindi ko magawa ang gusto ko talagang gawin sa buhay. Yun ay ang magtayo ng sariling negosyo. Pero ngayon na may pagkakataon na ako para gawin ang lahat para magtagumpay ako, ay hindi ko na ito palalagpasin pa. Napadpad ako sa isang di kalakihang bahay na tinuro sa akin ni Ate Celes. Ito ang isa sa mga malalapit kong kasamahan sa agency maliban kay Nicole. Kakilala ni Ate Celes ang landlady ng bahay na ginawang paupahan para sa mga estudyante at nagtatrabaho na sa kabilang umuwi para magpahinga. Okay na ako sa ganoon setup pansamantala. At least ay may matitirhan ako. Kung hindi lang sana mag-aalala si Nicole sa kalagayan ko, ay sa kanya na lang ako makikitira. Pero dahil nga sa may sarili
itong problema at hindi nito pwedeng malaman ang balak namin ni Sir Xavier na pagtatayo ng bagong negosyo, ay talagang wala akong choice kung hindi ang maglihim sa kanya. Maintindihan naman niya siguro ako. Ikaw ba ang kakilala ni Celeste na naghahanap ng mauupahang kwarto? Tanong agad sa akin ng isang ali, pagpasok ko pa lang sa entrada ng pinto ng bahay. Ang ilan sa mga nasa loob ng sala ay halatang mga estudyante pa lang dahil sa mga suot nitong uniforme. Nakatingin silang lahat sa akin, lalo na't bumaba ako sa isang kotse kanina. Ako nga po ang kakilala ni Ate Celeste na naghahanap ng pansamantalang mauupahang kwarto. Mga isang buwan lang po siguro ako mananatili dito hanggang sa makahanap ako ng mauupahang bahay na malapit sa trabaho ko. Ganun ba? Mukha namang may kaya ka. Makinis ang balat mo. Ang puti. At di kotse ka pa. Bakit sa isang tulad nito mo nagustuhan mga upahan? Kung alam ko lang na may interrogation pa pala bago ako makakuha ng kwarto dito sa bahay na itinuro ni Ate Celeste, ay pinag-isipan ko muna sana kung pupunta ba ako o hindi. Alangan akong ngumiti sa harap nito, sunod sa mga taong halatang naghihintay din ang sagot ko. Hindi po ako mayaman. At yung kotse po na gamit ko ay company service lang po iyon. At tungkol naman po sa kulay ng balat ko, gusto niyo po bang malaman kung anong brand ng sabon ang gamit ko? Mura lang yun. Biro ko sa landlady na siya namang hindi maipinta ang mukha. Hindi ko alam kung nagulat ba sa sinabi ko na galit na ata. Okay na. Huwag mo nang sabihin. Saka mo nalang ikwento kung anong brand ng sabon ang gamit mo. Sige hala. Halika't ituturo ko sa iyo magiging kwarto mo para makapag-ayos ka na ng mga gamit mo. Maya-maya yaya niya sa akin na ikinatuwa ko naman. Okay po. At sumunod na nga ako sa kanya habang papaakyat ito ng pangalawang palapag ng bahay. Press ko naman ang itsura ng lugar. Ang kabuuan ng bahay ay pinagsamang kahoy na matitibay at halatang sinauna pangyari at makabago mga disenyo ng bato naman para sa ilang parte ng bahay na ginamit sa pag-renovate. Nang tumapat sa isang hindi kalakihang pinto ang ali ay nagkaroon na ako ng idea na ito ang magiging kwarto ko. At hindi nga ako nagkamali. Ito ang pinto na magiging kwarto mo. Bale, tatlo kayo magkakasama dito. Wala pa nga lang silang dalawa at umuwi ng probinsya. Kaya may isang linggo kang walang kasama dito. Okay lang ba? Opo. Ayos lang po sa akin yun. Total pala at sabi mo isang buwan ka lang dito, mananatili. Baka pwede mo nang ibigay yung 1 month mong bayad para lang... Alam mo na. Sunod nitong sabi na naintindihan ko naman. Mula sa body bag na nakasabit sa katawan ko ay nilabas ko ang isa kong wallet at kumuha ng perang pambayad sa kanya. Gaya na napag-usapan na ibinigay ko na sa kanya ang perang pinag-usapan namin at pagkatapos nitong makuha ang pera ay iniwanan niya ako at binili na naayusin ko na raw ang ilan kong gamit kung gusto ko. Nginitian ko lang siya at sinabing ako na ang bahala sa mga gamit ko. Total ay kunti lang naman iyon. Hindi ko muna dinala ang lahat ng mga gamit ko mula sa bahay nila mommy hanggang sa makahanap ako ng disenteng matutuluyan na kaya kong bayaran buwan-buwan. Inayos ko agad ang mga gamit ko nang maipasok ko na ang bag na kinilalagyan ko ng ilang mga damit ko. Naisip kong wag na munang tanggalin sa loob ng bag ang mga iyon para kung sakaling kailanganin ko ring umalis sa lugar na iyon ay mabibit-bit ko agad ang mga gamit ko. Inilabas ko muna ang laptop ko mula sa lalagyan at kailangan kong asikasuhin ang proposal na dapat kong matapos ngayong araw. Para pagpasok ko sa opisina ay maipakita ko agad kay Sir Xavier ang mga iyon. Una pa lang ay gusto ko na magtayo ng isang company na pwedeng mag-produce ng mga usual na ginagamit ng isang babae to maintain her beauty. Of course, related sa art pa rin ang gusto ko. Ang mga naisip kong product na pwede kong i-market ng company na umpisahan namin ni Sir Xavier ay ang beauty soap with special scent and quality. Mga unique color of makeup na halos araw-araw na ginagamit ng mga kababaihan ngayon. Mahilig ako mag-apply ng makeup because I believe it will help you boost your confidence while facing other people and a way of hiding your sadness as well. Na-excite ako sa tuwing may isip ko na may sarili na akong company that produce those products. Ang saya sa pakiramdam at parang gusto kong magtatalon sa tuwa. I need motivation so I can better plan the proposal I intended to do right now. Ang kumita ng sariling pera mula sa sariling negosyo mo. Ang makilala bilang isang magaling na negosyante, hindi dahil sa mga magulang ko.
Mabuhay na nakakapagdesisyon ako sa sarili ko na hindi kailangan na palaging nakadepende sa mga magulang ko ay isa sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa mga plano ko. I will do all possible ways para hindi ako mabigo this time. Not this time na umalis na ako sa poder ng mga magulang ko. Saktong alas 4 na ng hapon nang matapos ang ginagawa kong business proposal. Matapos kong ma-save ang ginagawa ko ay napainat ako mula sa pagkakaupo ko sa kutsong nakapatong sa isang kahoy na papag. Itinuro din sa akin kanina ng landlady kung aling banyo ang pwede kong gamitin sa paliligo. Kaya naisipan ko na ring maligo pagkatapos ko mag-computer. Pagkakuha ko ng mga damit na pamalit ay sinadya kong ilock muna ang kwartong inupahan ko for safety na rin dahil nandoon lahat ang importante kong gamit. Hindi na ako masyadong nagtagal na maligo dahil bago ako pumasok sa loob ng banyo ay may nakasunod na agad sa akin na gagamit nito. Gamit ang isang maliit na electric fan na ginagamit siguro ng dalawang makakasama ko sa kwartong iyon ay pinatuyo ko ang hanggang bato kong buhok. Naka t-shirt at leggings lang ako at wala naman akong balak na puntahan. Pero nang maisip ko na kailangan ko rin kumain ng hapunan ay nagdesisyon na rin akong lumabas. Isang pouch lang ang dala ko nang umalis ako ng bahay. Buti at may isang fast food na naligaw malapit lang sa inuupahan ko kaya doon na lang ako nagdesisyon na umorder ng hapunan. May bakante pang space sa parking area kaya hindi naman ako nahirapang isingit ang seda na gamit ko. Pagbaba ko ng sakyan ay agad kong pinatunog ang lock ng mga pinto ng kotse ko at saka dire-diretso sa mismong entrance ng fast food. Wala namang masyadong umu-order kaya hindi ako nagtagal sa pagpila sa counter. Isang piece chicken joy, rice with fries and drinks ang in-order ko at nagsama din ako ng isang mango pie. Bigla akong natakam sa amoy ng fries na nasa tray na dala ko kaya hindi ko agad napansin ang isang lalaking naka-jacket na munti ko ng mabangga. Buti na lang at ito na mismo umiwas para hindi matapon ang dala ko. Sorry, it's okay. Nakangiting sagot ng lalaki sa akin. Para itong nahihiya na hindi mo malaman. Dapat nga ay magalit ito sa akin dahil ako muntik nang makatapon ng soft drinks sa harap nito. Ito ang una nagbawi ng tingin sa aming dalawa at bumalik ito sa isang upuan na pinanggagalingan nito. Tumayo lang siguro ito para magbanyo. Nagtaka naman ako nang mapansin ko na wala pa itong pagkain sa table nito. Malamang, baka hindi pa umu-order? Sagot ng isip ko. Hanggang sa makabalik ito sa kinauupuan ay hindi na ito nagtangka pang lingunin ako. Nagkibit-balikat na lang ako. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng bakanting table para makakain na ako sa wakas. Nang matapos kong kainin ang mga in-order kong pagkain ay para akong na-recharge at nagkaroon ng panibagong lakas. Nakalimutan ko na rin kasing kumain ang tanghalian, kagagawa ng business proposal na kailangan ko ipakita kay Sir Xavier. Habang papunta ako sa parking area kung saan ko iniwan ang kotse ko, ay parang may nahagip akong mga mata na nakatingin sa akin. Bigla akong naasiwa kaya walang ano-ano ay napalingon ako sa likod pero wala naman ako nakitang ibang tao, maliban sa isang traffic enforcer na nagtatawid ng mga tao sa kalsada. Baka naman namamalikmata lang ako at pakaramdam ko ay may nakatingin sa akin pero wala naman pala. Napailing na lang ako pagkatapos at sinaway ang sarili ko na mag-isip ng ibang bagay maliban sa gusto ko matulog na maaga para may lakas ako kinabukasan sa pagharap sa trabaho at amo ko. Saviors through Sonova Voice. Ilang minuto pa bago ko nakarinig ng ilang katok sa pinto ng opisina ko. I asked her to come in at agad na sumilay sa pagbukas ng pinto ang maganda nitong mukha. Hindi halatang nahihirapan nito sa kalagayan nito. Good morning po, sir. Bati niya sa akin. I remained silent and just by looking at the vacant chair near my table, inaintindihan nito ang dapat na gawin. Kumilos ito papalapit sa upuan na malapit sa table ko at muli ito nagsalita. Sir, ito na po ang business proposal na pinapagawa niyo sa akin. Ibinaba nito isang kulay pulang folder sa harap ng table ko. Saglit ko iyong sinulyapan at saka muling ibinalik ang titig ko sa kanya. Isinandal ko ang katawan ko sa likod ng swivel chair na kinuupuan ko, saka ko ibinaba ang cellphone ko sa isang gilid ng table. I suddenly touched my forehead as if it was giving me pain that time.
Dahan-dahan kong binuksan ang folder na kinalalagyan ng business proposal na ginawa ni Monica. I scanned it and surprisingly, read some interesting notes on the proposal. Mahilig talaga ito sa art dahil bukod sa ang naisipan nitong i-produce ng mga products na pwedeng i-market ay puro tungkol sa mga stuff ng mga babae, ay naka-emphasize din sa proposal na ito mismo ang gagawa ng mga design ng sabon. Maging ang layout ng label ng mga makeup ay ito pa mismo ang nagplano. Your proposal is slightly interesting. Mahina akong sambit sa harap nito. Hindi pa rin nawawala ang inis ko dahil sa nalaman kong pag-alis nito sa bahay ng mga magulang nito. Thank you po, sir. I just have some questions regarding the products you're planning to market. You know, I'll finance your business and then you'll do your marketing so our business will be on its top. Paliwanag ko sa kanya. Ang totoo'y wala naman akong pakialam sa mga gusto nitong gawin sa negosyong itatayo namin. I just want her to be happy by giving my moral and financial support. Alam kong gustong-gusto nitong patunayan ang sarili nito sa pamilya nito. Kaso ay wala lang itong makatulong para magawa ang mga bagay na iyon. That's why I want her to pursue her dreams without telling her how much I adore her every time I see her happy while achieving her dreams. Ano pa mga tanong niyo, sir? Halatang kinabahan nito sa sinabi ko. She looks more cute because of that. How sure na magkiklik ang mga products na gusto mong i-market na business na itatayo natin? I seriously ask her. I believe that the products related to beauty nowadays are more interesting to market because being beautiful inside and out is one of the top characteristics that everyone is looking when they meet a person personally. I nodded in her answer. How about the ingredients? What are your plans with that? Kung papayag po kayo, sir, ako mismo magpaplano kung paano mabubuo ang mga products na imamarket natin. May mga kakilala po akong pwedeng makatulong sa atin when it comes to product testing of cosmetics. Sa mga design naman po or even sa mga gagamitin label ng product, ay kaya ko naman pong gawin iyon. May pagmamalaking sagot ni Monica sa akin. She's so determined to pursue the business in her mind. How about the place where we can start our business? According sa ginawa mong business proposal ay magre-rent muna tayo ng isang space while we're starting our business. Tama ba? Opo, sir. Malaki din po kasi ang kailangan nating kapital kung magpapatayo agad tayo ng malaking space kung saan pwede tayo mag-office at tumanggap ng mga client. Plus, yun pong gagamitin pa natin pera for the initialization of the products na imamarket natin. Don't mind the money. Humahanap tayo ng isang lugar kung saan pwede tayo magtayo ng isang building exclusively para lang sa business natin. Then afterwards, pag maayos ng mga products natin ay targetan natin ang market by getting high-paid endorser for the products. And that way, magkakaroon tayo ng access inside and outside the country. Nakita ko kung paano ngumiti ang mga mata ni Monica dahil sa sinabi ko. She became an angel in my eyes, smiling and giving me so much butterflies in my stomach every time she's with me. I'm so in love with her. Fully. Masaya po ako, sir, na nagustuhan niyo mga naisip kong plano para sa business na sisimulan natin. Nangako akong tutulungan kita para mapakita mo sa pamilya mo na hindi lang sa pagtatrabaho mo dito sa agency pwedeng umikot ang mundo mo. And I'll keep that promise hanggang sa mag-succeed tayo sa negosyong gusto mong pasukin. Salamat po ng marami, sir. Hindi niyo po alam kung gaano ako nagkakaroon ng lakas ng loob dahil sa pagtitiwala niyo sa akin. Hindi ako agad sumagot sa huli niyang sinabi. Masaya ako para sa kanya dahil unti-unti nagkakaroon na ng linaw ang mga gusto niyang mangyari sa buhay niya kasama ako. Pero mas gusto ko siyang makasama at makilala ng matagal kaya naisip kong isang bagay na pwede kong gamitin para lalo siyang mapalapit sa akin. Can we talk about something, Monica? Oo naman po, sir. Tungkol po saan? About your family. And you leaving your house. Napaawong ang mga labi ni Monica sa sinabi ko. Hindi siguro nito inaasahan na malalaman ko ang tungkol sa paglalayas nito sa poder ng mga magulang nito. Paano niyo po nalaman ang tungkol doon, sir? Let's just say that I have my own ways to find out about that. We're going to be business partners, right? So I think I have my rights to know everything about you.
Ibinaling ni Monica ang paningin nito pababa sa mga kamay nitong magkahawak sa ibabaw ng lap nito. Para itong biglang nahiya sa katotohanang nalaman ko tungkol dito sa pamilya nito. Sarili ko pong desisyon ang pag-alis sa bahay namin, sir. Gusto ko lang pong mag-focus sa business na gusto nating simulan while I am working here at your agency. That's not the point, Monica. Hindi mo ba naisip na delikado ang pag-alis mo sa bahay ng mga magulang mo? Without even thinking where you can stay? Katulad kanina ay parang nawala ng imig sa Monica sa sinabi ko. Maybe she realized how hard being alone without her family in just a short period of time. Kaya ko pong magtiis, sir, sa kalagayan ko ngayon hanggang sa makahanap ako ng maayos na matitirhan. Gusto ko nga po sana kay Nicole na lang makitira pansamantala. Kaso lang ay ayoko naman po makadagdag pa sa intindihin ng kaibigan ko. At saka kakilala po ng mga magulang ko si Nicole. Tsok na makikibalita pa rin sila ng tungkol sa akin kapag sa kanya ako nakatira. So I have no choice but to stay in the place where I currently staying right now. I gave a deep breath in front of her just to show how I feel disgusted with all her plans. I hate the truth that she's suffering because of her family. I have an offer. Ano po yun, sir? Ihahanap kita na matutuluyan mong bahay or condo if you want. Then kapag stable na ang business natin, saka mo na lang ako bayaran. I gave her a little trick so she can think of the offer as soon as possible. Hindi po ba nakakahiya kung pati ang problema ko sa tirahan ay ikaw pa mag-iintindi, sir? Tinitigan ko siya ng mariin. Saka ako sinagot ang tanong niya sa akin na kung tutuusin ay hindi naman big deal, lalo na ang safety niya ang pinag-uusapan dito. Don't mind it. Ayoko lang na kung saan saan nakikitira ang magiging business partner ko. So, I'm doing this. I can see directly in her face that she was really shocked because of my answer. Masasabi ko din sa kanya ang totoo ko nararamdaman. It's just a matter of time and she will be mine forever. Kung tatanggapin ko po ang offer niyo, ibig pong sabihin ay talagang susugal na kayo sa business na itatayo nating dalawa. Kasi kung hindi, ay hindi ko po kayo mababayaran, sir, sa magiging utang ko sa inyo. I want to smile as she insists that we are not still business partners. Hindi ba halatang gusto kong isugal ang lahat ng mayroon ako ngayon just to be with her? Of course, mangyayari ang pinag-uusapan natin. And before that, kailangan muna nating humanap ng malilipatan mo, which is more decent and comfortable, so you can do our next step for the launching of our business. Salamat po, sir. Kung alam niyo lang po kung gaano kasaya na sa wakas, ay magkakaroon na rin ako ng pagkakataon na ipakilala ang sarili ko sa ibang tao. Sobrang saya ko po. I'm glad to hear that. At pinag-usapan nga namin ang paghahanap namin ng pwede niyang lipatan na bahay o condo para hindi na siya bumalik sa lugar na tinitirhan niya ngayon. Pagkatapos ng office hour ay saka kami nagkasundo na umalis ni Monica sa office. Pinaiwanan ko na sa kanya ang kotse nito sa parking area ng building kung nasaan ang agency na pagmamay-ari ko. Plano ko na kapag natapos naming tingnan ang isang kondo, malapit lang dito sa area ay kuhanin na namin ang mga gamit niya sa inuupahan niyang kwarto sa QC. Hindi ko na siya papayagan pang matulog ng kahit isang gabi sa lugar na yun. And that's final. Monica's curse to Nova Boys. Napabaling ako sa gawin niya at saka ako alangan na nagtanong sa kanya. Sir, dito po ba tayo kukuha ng unit? Yes, may problema ba? Cool na cool nitong tanong sa akin. Palibasa ay marami itong pambili ng mga gustuhin nitong bagay. Mapabahay man o sasakyan kaya wala itong kakabakaba na pumasok sa ganitong establishment. Hindi po ba mahal dito, sir? Baka hindi ko kayang bayaran ng unit na ito. Kung ito ang kukuhanin natin, sa iba na lang po siguro tayo tumingin? Nahiya akong sagot sa kanya. Nagpapakatotoo lang naman ako sa sarili ko na hindi ko talaga kayang bayaran ng isang unit na kukuhanin namin. Lalo na't sikat sa buong Pilipinas ang contractor ng mga condo unit na nasa harapan namin ngayon. Don't worry, kung magkano lang ang kaya mong ibayad, it's okay. Babayaran ko naman ang cash ang kukuhanin natin unit so hindi ka mag-iisip ng panghulog monthly. Nagulat na naman ako sa sinabi niya. Wala na ata itong hindi kayang gawin kapag sinabi nito. Tila ba wala na rin akong ibang choice na gawin kapag kasama ko siya kung hindi ang sumunod na lang kaysa mag-away pa kami.
Unti-unti ko naiisip kung gaano kaswerte ang babaeng pakakasalan ni Sir Xavier pagdating ng panahon. Guwapo, mabait, responsible at nakukuha nito ang anumang naisin nito dahil sa taglay nitong yaman at apelido ng pamilya nito. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na magkasabay kaming naglalakad ni Sir Xavier papasok sa malaking building kung saan matatagpuan ang mga unit ng kondo na titingnan namin ngayon. Nakalimutan ko ang lahat ng pag-aalinlangan ko nang bumungad sa akin ang napakagandang interior ng receiving area ng building. Napakaluwanag ng paligid dahil sa mga chandelier na nakasabit sa ceiling nito na may iba't ibang design. Modern ang lahat ng design na makikita mo sa malawak na kabuuan ng lugar at parang mahihiya kang hindi kumuha ng unit dito once na nakausap ka na ng agent o broker dahil sa ganda ng lugar. Sobra expensive ang bawat bagay na masisilayan mo. Good afternoon po sir, how may I help you? Nagulat na lang ako na may isang naka-uniformeng babae ang lumapit sa amin at agad na binati si Sir Xavier kasunod ang pagbaling sa gawi ko. Good afternoon po ma'am. Alangan akong umiti at binati din siya. Good afternoon. We want a single unit condo. Lumuwang lalo ang pagkakangiti ng babae nang marinig nito ang sinabi ni Sir Xavier. Para itong nakarinig na magandang balita sa pagkakangiti nito. Okay po, sir. We have different styles of the solo units here. If you want, we can check it out so you can decide which one you will get. Sa akin naman binaling ang tingin ni Sir Xavier at saka ito nagsalita. Do you want to see it? Napatango na lang ako sa tanong niya at inalalayan niya ako sa siko para muli kaming magkasabay sa paglalakad. Habang nakasakay kami sa elevator papunta sa unit na sinasabi ng agent, ay patuloy itong nagbibigay ng ilang information para mas lalong makuha ang atensyon namin at tuluyan nga kaming kumuha ng unit. Wala pang 5 minuto ay bumukas na ang lift ng elevator kung saan ay naunang lumabas ang agent at inanyayahan kaming sumunod dito. Here po, sir. Ito po ang isa sa maganda at expensive na solo unit namin dito. May mga artista at ilang anak na mga politiko ang nakatira sa ganitong unit kaya masasabi kong most recommended ang ganitong style. Napatingin ako sa paligid at talaga namang tinatapatan ang mahal ng presyo ng unit na ito sa ganda at pagkagalante nito. Hindi naman iba sa akin ang anumang itsura dahil palagi naman ako nakakakita ng mga interior na pangmayaman talaga. Siguro hindi lang sumagi sa isip ko na balang araw ay hahanap ako ng ganitong tirahan para sa sarili ko. O mas tamang sabihin na ngayon lang kasi ako nagkalakas ng loob para bumukod sa pamilya ko at ipakita sa kanila na kaya ko ring mabuhay na hindi sila kasama. It's been 27 years since I was born at ngayon lang ako nakawala sa anino ng mga magulang ko. And I'm happy to admit that I finally see myself being an independent woman working for my future. Nakita ko rin tinitingnang mabuti ni Sir Xavier ang kabuuan ng kondo. Tahimik lang nitong iniisa-isa mga kwarto, banyo, kitchen, pati na ang maliit na balcony malapit sa sala ay tinignan din ito. Hindi ko rin napigilan na tingnan ang mismong kwarto ng unit. Isang kulay gray na kwarto ang bumungad sa paningin ko at isang medium size na kama ang pinakasentro nito. Hindi siya masyadong maliit para sa isang tao at hindi rin naman sobrang laki. Katamtaman lang ang size nito na hindi naiiba sa kamang ginagamit ko sa bahay namin. Nang buksan ko ang bintana ay agad na dumampi ang hangin sa balat ko na nanggagaling sa Manila Bay. Kitang-kita ko umalawak na bay mula sa bintana na kinatatayuan ko ngayon. Isang spot na talagang tambayan sa araw-araw kapag nagmumuni-muni ka at nag-iisip na maraming bagay sa buhay. Napapikit ako saglit at nagulat ako nang biglang magsalita si Sir Xavier sa likod ko. Do you want this? Maya-maya ay tanong niya sa akin. Sabay sa pagtatanong niya sa akin ay ang paglingon din ng agent na kasama namin ngayon. Parang tumigil saglit ang paghinga nito habang hinihintay ang anumang sasabihin ko. Aaminin ko na nagustuhan ko ang lugar na ito. Simple, tahimik at higit sa lahat ay sakto lang para sa isang katulad ko na nag-iisang namumuhay. Opo, maganda ang unit na ito kaya lang. That's all I want to hear. Napag-usapan na natin ang tungkol dito, Monica. Paalala niya sa akin at saka nito ipinamulsa ang isa nitong kamay sa pantalon nito at muling hinarap ang agent na naghihintay lang ng confirmation kung kukuhanin ba namin o hindi ang unit na ito. Kukuhanin na namin ang unit na ito. If possible, ay malipatan na namin ngayong gabi. I'll pay it full, cash.
Mas lalong nagningning ang mga mata ng agent nang marinig nito ang sinabi ni Sir Xavier at mabilis itong nagsalita. Okay po sir, well ready all the papers so you can use this unit as soon as possible. At mabilis nga ito nagpaalam para iayos sa mga papel at naiwan kaming dalawa ni Sir Xavier sa loob ng condo. Nang mapansin kong pareho kaming tahimik pagkaalis ng agent, ay nagsimula na namang lumakas ang kalabog ng dibdib ko. Hindi ko na ito kayang pigilan at kusa na itong nakaramdam ng pagkabalisa sa tuwing nakikita kong nasa malapit lang siya at nakatitig sa akin. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bigla naman ako napayuko at hindi alam kung anong sasabihin habang kaming dalawa lang dito sa loob ng kwarto. Ito na ang bumasag ng katahimikan sa paligid namin. About your boyfriend, have you talked to him? Seryoso nitong tanong sa akin na ikinaangat ng mukha ko dahilan kung bakit nagsalubong ang mga mata namin. Hindi pa po siya nakakausap sir dahil sa busyang schedule ko. But don't worry, kakausapin ko po siya once na makalipat na ako dito. Halatang hindi nito gusto ang narinig mula sa akin at kumunot ang mga kilay nito na kulang na lang ay mag-abot ang mga ito. Napatayo tuloy ako ng tuwi dahil sa takot na baka magalit siya sa akin dahil sa hindi ko pa nagagawa ang pinag-usapan namin tungkol kay Anthony. Talk to him right away. Pagkakuha natin ang gamit mo ay sabihin mong mag-uusap kayong dalawa. Ako mismo maghahatid sa iyo kung saan man kayo mag-uusap na dalawa. Just to make sure na susunod ka sa usapan natin. May halong pagbabantang sabi niya sa akin kaya natahimik na lang ako at nawala ng kibo. Wala na talaga akong kawala ngayon. Lalo na tinulungan niya akong makahanap ng desenteng matutuluyan at susunod naman ay ang pagtatayo namin ng negosyong dalawa. Mula sa handbag na dala ko ay kinuha ko ang cellphone na ginagamit ko. Saglit kong hinanap ang number ni Anthony at bago ko ito tawagan ay tiningnan ko muna si Sir Xavier na naghihintay ng susunod kong gagawin. Call him. Muli utos niya sa akin. Kinakabahan man ay sinunod ko pa rin ang gusto niya at saka ako tinawagan si Anthony. Nakatatlong ring bago nito sinagot ang tawag ko. Kahit nakausap ko siya ay nanatiling nasa gawi na Sir Xavier ang paningin ko. Ang buong akala ko ay lalayo ito para makausap ko ng personal si Anthony pero hindi iyon nangyari. Hindi niya ako iniwan at sa halip ay nakipagtitigan pa ito sa akin habang kausap si Anthony na mas lalong nagpakaba sa akin. Anthony. Yes, honey. Sagot nito sa kabilang linya. Hindi ko tinangkap ang i-loudspeaker ang tawagan namin at sobra-sobrang hiya na ang nangyayari sa akin ngayon. Pwede ba tayo magkita? What for, honey? May pictorial kami dito sa Makati. May importante lang sana kung sasabihin sa'yo. Kahit ako na lang magpunta dyan para makausap ka. Paglilinaw ko. Gusto ko na rin matapos ang lahat sa amin. Total at hindi naman ganoon ka-special ang mga nangyayari sa relasyon naming dalawa. Idagdag pa na napilitan lang akong sagutin siya para lubayan na ako ng mga magulang ko sa mga nirareto ng mga ito na kung sino-sinong anak ng mga kakilala nito. Okay then, I'll wait for you. Just call or text when you get here. Sabi ni Anthony na parang casual lang dito ang mga nangyayari. Okay sige, tatawag na lang ako mamaya. At sunod kong pinindot ang end button ng tawag at muling tinignan ang reaksyon ni Sir Xavier. Hindi katulad kanina'y umayos na ang pagkakakunot ng mga kilay nito at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos, ay bet, tuwang-tuwa ito na napasunod na naman niya ako sa mga kagustuhan nito na para bang may relasyon kaming dalawa at itong masusunod sa tuwing kailangan magdesisyon. Napabuntong hininga na lang ako sa mga bagay na iyon. Saviors, Silver Boys. At kung mawawala siya sa buhay ko ay hindi ko sigurado kung kaya ko pang magpatuloy na mabuhay nang wala siya sa tabi ko. I'm dreaming those moments since I saw her. Una ko pa lang siyang nakita ay alam kong may kakaiba ako nararamdaman sa kanya na hindi ko nararamdaman sa kahit na sinong babae. I admit, there were so many women I have before. But Monica is truly the one for me. She will be mine forever. At kahit na gawin ko ang pinaka-imposibleng bagay ay gagawin ko, mahalin niya lang ako. Bago kami pumunta sa Makati kung saan magkikita si Monica at si Anthony, ay niyaya ko muna siyang kumain ng hapunan. Nakuha na rin namin ang mga gamit niya sa lugar kung saan siya natulog kagabi. At masasabi kong tama lang na kinuha ko siya mula sa lugar na iyon. I can't imagine her living in that place every day. I won't allow that to happen again.
Kung nalaman ko lang ng mas maaga, ay hindi na sana nito naranasang matulog sa ganoong klaseng lugar. What do you want to eat? Tinanong ko si Monica pagkahinto namin sa isang restaurant na madadaanan bago kami pumunta sa Makati. Sir, baka po pwedeng wag na tayong kumain. Busog naman ako hanggang ngayon. Dumaretso na lang po tayo sa Makati. I sense a bit of jealousy in the way she said those words. Parang gustong gusto nitong makita na ang lalaking iyon kaysa ang kumain kasama ako. So, I look at her with my fierce eyes. No, kakain tayo bago mupuntahan ang lalaking yun. And don't talk to him that long. I will wait outside. I said that using my authoritative voice. I may not be her boyfriend by this time, but I own her as my woman without her knowledge. So I suddenly expressed my emotions for her. Nakita kong biglang natigilan si Monica sa sinabi ko. I waited for her action and I'm more than willing to defend myself if she's going to ask me anyway. Hindi na lang ito nagsalita at pasimple nitong kinuha ang bag na nakapatong sa mga hita nito at ito na ang kusang nabukas ng pinto at lumabas ng kotse. Napabuntong hininga na lang ako. Am I that obvious na ayoko siyang makitang kausap ang lalaking iyon kaya ako nagkakaganito? Pagbaba ko ng kotse, nakita ko siyang nakasandal sa hood at parang may tinitingnan sa ibaba ng sahig. She didn't notice me that I was nearly beside her. Any problem, Monica? I asked her suddenly when she didn't say anything. Muli, wala itong sinabi pero baka sa maganda nitong mukha na may problema ito at alam kong dahil yun sa hindi namin pagkakasundo kanina. We're just started, Monica. Huwag mong sabihing aatras ka na. Muli ay tinitigan niya ako ng mariin at hindi agad nagsalita. Para niya akong pinapahirapan dahil sa mga actions na ginagawa niya ngayon na may hindi kami pagkakaintindihan. She didn't talk to me. Yun pala ang isa sa mga characteristics niya kapag galit. Hindi kanya kakausapin. Naunang pumasok sa entrance ng restaurant si Monica at hindi katulad kanina, hindi niya ako hinintay. She walked without waiting for me. Doon. Siya din ang namili na magiging pwesto namin at sinundan ko lang siya at una itong naupo sa bakanteng upuan na napili nitong upuan. Agad na lumapit sa amin ang isang waiter at hiningi ang order namin. Katulad kanina, tahimik lang si Monica at hindi nagsasalita. Talagang pinahihirapan niya ako. What's your order? Salip na sagutin ako ay tumingin lang ito sa ibang panig ng restaurant at hindi nakaligtas sa akin ang simpleng pagngiti ng waiter dahil sa ginawa ni Monica na iyon. Alright, 2 orders na lang ang gawin mo for us. Utos ko sa waiter na hindi ko alam kung ipapasasante ko ba sa manager nito dahil sa ginawa nitong pagtatawa sa aksyon ni Monica kanina o matutuwa ako dahil pakiramdam ko ay ibang iniisip nito tungkol sa amin dalawa ni Monica that time. Para kaming mag-boyfriend na may quarrel at pilit kong inaamo ang girlfriend ko para kausapin lang ako. Hindi nagtagal ay kumakain na kaming pareho. Halos walang nagsasalita sa aming dalawa. And I might say that she's good in being numb when she's angry. Parang hindi niya ako nakikita dahil sa wala itong pakialam sa presence ko. Natapos ang pagkain namin na hindi niya ako kinakausap. Ganun man ay magkasabay pa rin kaming bumalik sa parking area para bumiyahe patungo sa Makati. Nagpatuloy ang biyahe namin na walang nagsasalita sa amin kahit isa. I hate the way how we treat each other. This is the first time we have this awkward moment, but I still hope that it will not happen anymore when we finally have our relationship. Tinanong ko siya kanina kung saan sila magkikita ni Anthony. That's why we are not in front of a bar named The Peninsula. Dito sila magkikita. Ininto ko ang kotse sa parking area ng bar at sunod ko sinulyapan si Monica. She's still that silent, just like a while ago. Pagkatanggal niya ng seatbelt na nakasuot dito ay akma na itong bababa nang hindi malaw kinakausap. I will wait you here. Bilin ko sa kanya na nagpatigil dito sa tuluyang pagbaba. Saglit na nagtama ang mga mata namin at nakita ko na ang bahagya niyang pagtango na wala man lang emosyong makikita sa mukha nito. Napahigpit ang hawak ko sa manibela dahil sa naging sagot niya sa bilin ko. Tuluyan na itong bumaba sa kotse at tinungo ang entrance door ng bar. Hindi ko, pinutol ang tingin ko sa kanya hanggang sa tuluyan na itong nakapasok sa loob. Dumaan ng halos 1 oras at hindi pa rin lumalabas si Monica sa bar. I was so worried if she's fine or what. Hindi ko din sigurado kung nasa loob na si Anthony.
Simula kasi nang dumating kami kanina ni Monica, ay hindi ko nakita ang anino ng lalaking iyon na dumating sa bar. Nainip ako. My patience really doesn't exist this time. Kailangan ko siyang tawagan. I dialed her number 2-3 times. I tried to call her but she's not answering her phone. Ring lang ng ring. Napahampas ako sa manibela sa harapan ko sa inis. It kills me to know that they never wanted to break up, na napipilitan lang talaga si Monica na gawin ang bagay na iyon dahil sa usapan namin. Lumabas ako sa loob ng kotse. Sinandal ko ang katawan ko sa gilid ng sakyan habang matiim pa rin akong nakatitig sa pinto ng bar kung saan pumasok si Monica. Kailangan pigilan ko ang sarili ko na pumasok sa loob nito dahil ayokong lalong mainis si Monica sa akin kapag ginawa ko ang bagay na iyon. Tama na ang hindi namin pagkakaintindihan kanina. It's hard for me to understand kung ano ang gusto o nararamdaman niya, so we can fix things. Mas lalo ako nainip at napatingin ako sa wristwatch na nakasuot sa akin. It's past 9 o'clock. Gabi na at kailangan na rin magpahinga ni Monica. Pagod na siya sa buong araw na trabaho at pinilit ko pa siyang kausapin ang lalaking iyon. I still feel the guilt because of that when I saw her instantly leaving that place. Malayo pa lang siya ay gusto ko na siyang salubungin. Not seeing her in that short period of time really makes me uncontrollable. Nang makarating siya malapit sa kinaroroonan ko ay agad kong tinitigan ang malamlam niyang mga mata at pinilit kong basahin ang nilalaman ng isip niya. Nakipaglaban siya ng titig sa akin na para bang gusto niyang sabihin sa akin na nagawa na nito ang iniuutos ko at dapat na akong magsaya. Nagawa ko na po ang gusto niyo. Hiwalay na kami ni Anthony. Malungkot niyang salubong sa akin. Ako naman ang hindi nakasagot agad. Dapat ako maging masaya dahil sinunod niya ang gusto ko pero ang makita siyang malungkot at napipilitan lang ay hindi parte ng mga plano ko. Hindi na niya ako hinintay pang sumagot at muli ay naglakad ito patungo sa passenger seat ng kotse at binuksan ang pinto nito. I heaved out a deep sigh when she did that. Hindi talaga kami pwedeng magsalubong ng galit or else ako na lang ang susuko para hindi na siya tuluyang magalit sa akin. Habang nasa biyahe kami, tahimik pa rin si Monica sa tabi ko na parang ang lalim ng iniisip. Kinakabahan tuloy ako na baka bigla na lang siyang umurong sa mga usapan at plano namin. I can't accept that. Nang makarating kami sa condo unit niya ay bala kong tulungan siyang buhati ng mga gamit niya pero nagpumilit si Monica na ito na lang daw ang bahala sa mga gamit nito. I didn't refuse. Ayokong pag-awayan pa namin ang simpleng bagay na iyon. So I agreed. Bukas na lang po sa office, sir. Hindi nito nakalimutang magpaalam kahit na parang pagod na ito. I can feel it. Napatango na lang ako bilang sagot sa sinabi niya. At muli, wala akong nagawa kung hindi ang ihatid siya ng tingin habang papalayo. If only I can stay with her the whole night to feel her body and love her over and over again. Soon, I promise that it will happen. It's just a matter of time and I will have her no matter what it takes. Monica's personal voice. Ilang beses kong ikinurap-kurap ang mga mata ko habang nakatingin sa ceiling ng magandang kwarto ko ngayon. Pilit kong binalikan ang mga nangyari sa akin ngayong maghapon hanggang gabi. Parang hinihigop ang lakas ko kapag naiisip ko kung paano ako nakarating ngayon sa lugar na ito. Ang makipag-usap kay Anthony para makipaghiwalay at ang pag-alis ko sa bahay na binayaran ko na ng isang buong buwan. Ang bilis ng mga pangyayari at parang hindi ako makapaniwala na magagawa kong sundin ang lahat ng mga iniuutos ni Sir Xavier sa akin sa ngalan ng mga pinag-uusapan naming dalawa. Wala na itong atrasan pa at hindi ko na alam pa ang pwedeng mangyari kung hindi ko ipagpapatuloy ang lahat ng ito. My life is full of agony. I don't know how it will end up, but I still believe that everything happens for a reason. At kung bakit ako nandito sa sitwasyon na ito, dahil ito ang dapat kong pagdaanan, so I can find myself and my purpose. Kakapit ako hanggang dulo na magiging maayos at matagumpay ang lahat ng mga plano namin ni Sir Xavier. At yun ang dapat kong isipin kahit pa ano ang maging kapalit. Kanina, habang kausap ko si Anthony, nilakasan ko ang loob ko na harapin siya. Ang kausapin siya tungkol sa relasyon namin. At first, hindi niya ako maintindihan.
at nabigla ito na ako ang unang nakipaghiwalay sa kanya. I just thought it will be easy for me to do what makes me on top, katulad ng gustong mangyari ng mga magulang ko sa akin. So I've decided to end up everything between us. I don't know what to say, Monica. We're in good terms, right? In the past 6 months of our relationship, we didn't fight. Although, there are times we can't see each other because of our works. But still, I believe that we're okay. Malungkot na sabi ni Anthony. He's right. Sa loob ng ilang buwan na magkarelasyon kami ay hindi kami nag-away. Kahit minsan. Pero hindi naman sapat iyon para masabi mo na kaya mong piliin ang isang tao habang buhay ng dahil lang sa hindi kayo nag-away. Hindi ko maramdaman ang excitement kapag kausap ko siya. Hindi lumalakas ang tibok ng puso ko sa tuwing nakikita ko siya na palaging nangyayari kapag nasa harapan ko na si Sir Xavier. Napapilig na lang ako ng ulo sa katotohanan ng iyon at ayokong palalain pa kung anumang nararamdaman ko ngayon. Sorry Anthony, I don't mean to hurt you. You know, we started so easily and then we broke up easily. Matamlay pa rin sagot ni Anthony. Napahawak ako sa baso ng tubig sa harapan ko at saka uminom ng tubig dahil parang may bara sa lalamunan ko na hindi ata basta mawawala lang ng paglunok lang ng laway. I felt guilty. Yes, dahil ako naman talaga nakikipaghiwalay kay Anthony nang walang matibay na dahilan. But in the end, we agreed that we'll still be friends after we broke up. Dahil siguro wala namang mali o naging issue sa pagsasama namin kaya kami naghiwalay. Kaya kaya namin maging magkaibigan pa rin sa huli at yun na lang ang pinagpapasalamat ko. He's still a good man who understands my side as a woman. Napabuntong hininga na lang ako pagkatapos at sakto namang tumawag si Nicole at agad kong sinagot ang tawag niya. Hello Nicole? Monica? Malumanay na sagot ni Nicole sa akin. Kung ikukumpara ko ang boss nito sa akin ay halos kalahati lang ata ng pagiging mahinahon ko ang boss nito. Kahit na nasa cellphone lang ay maririnig mong isang soft-spoken na tao ang kausap mo sa kabilang linya. Being friends for more than 10 years, I can say that we treated each other just like a sister. Bawat sekreto namin dalawa ay alam namin. Ngayon lang talaga ako nakapaglihim sa kanya ng tungkol sa amin ni Sir Xavier. Oh, kumusta ka na? Bakit napatawag ka? Ikaw ang kumusta na? Dumadalas na naman ang pag-absent mo sa work ha? Pumasok ako kanina, hindi lang tayo nagkita at nag-area daw kayo. Pagtatanggol ko sa sarili ko at paniguradong pangangaralan na naman niya ako. Okay, akala ko hindi ka na naman pumasok kanina. Mabuti naman at nakapasok ka na. Nga pala, pwede ba akong humingi ng tulong sa'yo? Tulong? Oo naman, ikaw pa ba? Natatawa kong sagot sa kanya at narinig ko na naman ang mahinhin na pagtawa ni Nicole pagkatapos. Ikaw talaga? Naalala mo ba na nag-invite si Sir Jason sa isang party? Doon sa party na gaganapin sa hotel ni Jason? Parang bigla kong ginanahang makinig sa kwento ni Nicole nang marinig ko ang sinabi nito tungkol sa ex-boyfriend nito. Si Sir Hunter ba kamo? Pag-uulit ko sa sinabi ni Nicole. Sinadya kong sabihin iyon para asarin ito. Oo nga, siya nga. Ano na naman ang iniisip mo tungkol sa amin ha, Monica? Banat naman ni Nicole sa sinabi ko. Kahit na sobrang hinhin nito magsalita ay nakukuha pa rin itong magmukhang nakakasindak kapag nagsalita na ito lalo na at si Hunter na kapatid ni Xavier ang pinag-uusapan. Ang dalawang yun ay biktima ng isang sitwasyon kung saan nagmahalan ang dalawa sa maling panahon at oras. Kaya ayun, sa hiwalayan din na uwi ang lahat. Relax Nicole, okay? Kalma ka lang. Oh, anong problema mo sa ex-boyfriend mo? Sa kapatid ng amo ko pala. Pangasar kong tanong sa kanya. Sinadya kong sabihin ang bagay na iyon dahil alam ko may chance pa na magkabalikan ng mga ito. Medyo may takot lang siguro si Nicole na masaktan na naman sa muling pagkikita ng mga landas ng mga ito. Kailangan ko kasi ang tulong mo. Hindi ko alam ang gagawin sa sarili ko. Sa party. Muntik na ako masamid ng sarili kong laway at napatayo mula sa pagkakahiga ko nang marinig ko ang sinabi niya. Ha? Pakiulit mo nga ang sinabi mo, Nicole. Paano hindi mo alam ang gagawin mo sa sarili? Monica naman eh. Seryoso ako. Hindi ba't kailangan kong umattend ng party ni Hunter? At kasalanan lahat iyon ni Sir Jason. Ngayon, kailangan ko ang tulong mo para maging presentable naman ako sa party na yun. Naintindihan mo na ba?
Hindi na napigil ni Nicole ang mainis. Samantalang ako hindi ko mapigil ang matawa habang nai-imagine ko kung paanong mahiya si Nicole habang binabanggit nito ang pangalan ng ex-boyfriend nito. Okay, I get it. Aayusan kita, tama ba? Paniniguro ko sa gusto nitong mangyari. Oo sana, kung hindi ka busy. Alam mo naman na wala akong alam sa makeup na yan. Ayoko namang gumastos para lang magmukhang presentable. Yun lang ba? Sige, ako nang bahala sa beauty mo bukas. Magsabay na tayong umuwi bukas ha, hapon para makabili na rin tayo ng isusuot mo. Yung bongga syempre. Sige, salamat Monica. Mag-ingat ka ha. Baka mamaya kung saan ka naman nakakarating, kasama ang boyfriend mong model na iyon. Hindi nakalimutang sabihin ni Nicole. Kung alam lang nito na hindi na kami ni Anthony at napilitan na akong hiwalayan ito ay paniguradong magsasaya ito. Ramdam ko naman na ayaw din ni Nicole kay Anthony, katulad ng mga magulang ko. Hindi daw ang katulad ni Anthony ang dapat kong pag-aksayahan ng oras. Oo na po, hindi ako nagpupunta kung saan saan, huwag kang mag-alala. Mabuti naman, nag-aalala lang ako sa iyo, Monica. Naibigan ko ang boss ni Nicole na may halong lungkot. Alam nito lahat ang nangyayari sa buhay ko at wala akong maililihim sa kanya, kaya siguro ganoon na lang itong mag-alala sa akin. Sige na, matulog na tayo at kailangan mo pang mag-beauty rest para maganda ka sa pagkikita nyo ni Hunter bukas. Sira? Natatawa nitong sagot sa akin at nagpaalam na nga itong puputuli na ang tawagan namin. Kinabukasan ay maaga na naman akong gumayak para pumasok sa trabaho. Yun ang usapan namin ni Sir Xavier. Kailangan ko pa rin mag-report sa office habang inaasikaso namin ang negosyong itatayo namin. Hindi rin ako agad nakatulog kagabi dahil siguro sa namahay ako. Sanay naman ako mag-isa. Kaya lang ay maraming sumasagi sa isip ko sa tuwing may isip ko ang sitwasyon ko ngayon. Ang ending ay napapabuntong hininga na lang ako at pipiliing tumahimik at harapin ang bukas na may positibong pananaw. Kung hindi ay paano na mangyayari sa akin? Pagdating ko sa agency ay agad akong dumiretso sa cubicle ko. Inihanda ko ang desktop ko para matapos ko agad ang mga gawain ko dito sa opisina at makapagsimula na ako ng tungkol sa itatayo naming negosyo ni Sir Xavier. Nakangiti ako habang pinagpapatong-patong ang mga folder na nasa ibabaw ng table ko nang may mahagip akong kwentuhan mula sa dalawang marites ng agency. Wala pala si Sir Xavier ngayon? Totoo ba? Bakit daw? Agap na tanong ng kausap nito. Huwag kang maingay ah. May nagsabi lang din sa akin na source. Alam mo na. Nakakalokong sabi nito. Oo na. Bakit daw absent si Sir? Nasa bakasyon daw. Kasama yung sikat na artista. Yung Hazel de Guzman? Ah, kala ko naman kung ano. Alam na lahat ng mga nagtatrabaho dito ang tungkol sa kalila ni Sir, no? So ako na pala ang huling nakaalam, ganun ba? Nakairap na sabi nito. Parang ganun na nga. Pero bago ang chismis mo na kaya hindi pumasok si Sir Xavier ngayon ay dahil nasa bakasyon sila ni Miss Hazel. O kita mo? Tapos sasabihin mo na laos na ang chismis ko sa'yo? Tumawa naman ang kausap nito at nagtinginan pa ang mga ito sa paligid. Saka muling nagsalita ang isa. Tara na nga. Umagang umagay kung ano-anong minamaratis mo sa akin. Baliw ka. At nagpatuloy na nga sa paglalakad ng dalawa at naiwan ako nagtataka sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Wala namang nabanggit si Sir Xavier sa akin na magbabakasyon ito kasama ang Hazel na iyon. Bakit Monica? Kailangan pa? Kailangan sabihin sa iyo kung saan siya pupunta at sino ang kasama niya? Bigla ay tanong niya sa sarili niya na alam naman niyang hindi tama. Sino nga ba naman siya para pagsabihan ng personal na bagay ng amo niya? Natahimik ako bigla at may kung anong lungkot ang sumanib sa puso ko sa katotohanan ng iyon. Nagpatuloy ako sa trabaho at binaling na lang ang atensyon ko sa ibang bagay para hindi ko tuluyang lamunin ang lungkot at inis na hindi ko maiwasang maramdaman ang dahil lang sa simpleng bagay na nalaman ko kanina lamang. Katulad ng usapan namin ni Nicole ay sabay kaming umuwi para bumuli ng susuotin itong damit sa party. Dinala ko din ang makeup kit ko para maayusan ko siya na maganda. Kahit naman walang makeup ay talagang maganda si Nicole. At mas lalo pa itong gaganda kapag nilagyan ng kolorete ang mukha nito. Plus ang sexy pa nito kaya maraming lalaki ang nagkakandarapa sa panliligaw dito.
Sa kasamaang palad ay wala naman itong balak na mag-entertain ng mga manliligaw dahil sa ang priority nito ay ang daddy nito na may sakit sa La Union. Kasalukuyan kong inaayusan si Nicole nang madako na naman sa usapan personal ang tsusmisa naming dalawa. Okay na yan, Monica. Baka naman sumobra na ang kapal ng makeup na inilagay mo sa mukha ko. Narinig kong reklamo ni Nicole sa akin. Sinipat pa nito ang maganda nitong mukha sa salamin. Huwag kang ang OA. Ang ganda mo kaya oh. Sagot ko sa kanya at wala itong dapat na ika-intimidate at talaga namang may taglay itong ganda na hindi pangkaraniwan sa lahat. Salamat nga pala, Monica, sa pag-aayos mo sa akin. Maya-maya sabi ni Nicole na inaasahan ko na. Naniniwala ka na ngayon na maganda ka, friend. Oo na po. Salamat ulit ha. Sus, okay lang yun no? Basta, akitin mo ulit si Hunter pag nagkita kayong dalawa ha. Kita ko ang biglang paglaki ng mga mata na Nicole na halatang nagulat sa sinabi ko. Naniniwala kasi ako sa second chance and love is sweeter the second time around. Kaya pinipilit kong magkakalapit si Nicole at Hunter. Matagal na panahon na rin ang pinaghintay nila kaya deserve na nilang maging masaya. Ano? Ikaw talaga, Monica? Ang ibig ko sabihin, mag-usap kayong dalawa nang magkaayos kayo kahit papano. Yun lang ang narinig ko sagot ni Nicole at alam kong pilit lang nitong nilalabanan ang anumang nararamdaman nito para kay Hunter. Pagkaalis ni Nicole at Jason ay nagpasya ko ligpitin na ang mga ginamit namin mga bagay sa pagme-makeup. Sa apartment na rin ni Nicole ko balak na matulog at gabi na rin. Medyo delikado nang bumiyahe pa akong pauwi ng kondo. Nagdala na lang ako ng gamit at yun ang usapan namin ni Nicole. Matatapos na ako magligpit at magluluto na lang sana ako ng kanton at may burger pa akong binili kanina para sa hapunan ko. Isasalang ko na ang isang initan ng tubig sa kalan ni Nicole nang biglang tumunog ang cellphone ko. Natigilan ako at pinasya kong sagutin muna ang tawag na iyon. Kasalukuyang nakapatong sa table ang cellphone ko. Nagpunas muna ako ng kamay bago ko tingnan kung sino man ang nanggagambala sa gabi ko na dapat ay tahimik na. Napahinto ako sa pagpunas ng kamay ko sa isang towel na hawak nang mapansin ko kung sino ang tumatawag ngayon. Si Sir Xavier. Ano na naman ang problema ng lalaking ito? Gabing-gabi na. At saka, ang alam ko'y nasa bakasyon nito, hindi ba? Kasama pa nga nito si Hazel. May bahid ng pait na sabi ko sa sarili. Wala naman akong choice kung hindi ang sagutin ang tawag nito. Kaya kahit na ayoko itong makausap ay kusa ko ng pinindot ang accept button. Na loudspeaker ko na rin at ako lang naman mag-isa ang nasa apartment ni Nicole kaya okay lang. What took you so long before you answer my call? Bungad na sabi nito sa akin. Para na naman itong may kung sinong kaaway at ako ang napagdiskitahan. Kiinis? Nag-inhale, exhale muna ako at saglit na kinalma ang sarili at baka makalimutan ko kung sino ito sa buhay ko. Hello po, sir? Kunwari mahinahon kong sagot sa kanya. Halos manlaki na ang butas ng ilong ko sa sobrang nararamdaman ko sa kanya na mga oras na iyon na inis. Where are you? Tanong niyang muli sa akin. Namumuro na talaga ito. Konting-konti na lang talaga at bibingo na ito sa akin. Nandito po ako sa apartment ni Nicole. Dito po muna ako matutulog. Sagot ko sa kanya. Wait, paano niyang nalaman na wala ako sa kondo? Huwag kang alis dyan. I'll fetch you. Natulala na lang ako sa sunod nitong sinabi at hindi na ako nakapagsalita nang bigla na lang inuwala ang tawag nito sa kabilang linya. Ay, kagigil ka talaga. Savior Montefalco. Inis kong sabi dahil sa ginawa nito. Nawala na rin ako ng gana na kumain dahil sa natanggap kong tawag mula sa magaling kong amo. Ano na naman kaya ang trip nito at susunduin ako dito sa apartment ni Nicole sa ganitong 10 oras na ng gabi? My God, naisipan ko na lang na uminom ng juice para maibsan ang init ng ulo ko. At alam ko mas lalo pa itong iinit kapag nakita ko na naman ang anino ng magaling kong boss. Hindi nga ito nagbiro ng mahigit kalahating oras ay dumating nga ito sa apartment ni Nicole. Alangan ko siyang pinapasok sa loob nito at muli ay wala na naman akong choice kung hindi ang gawin ang bagay na iyon. Pack your things. Iuwi na kita. Muntik pa ako mataliso dahil sa narinig ko mula sa kanya pero hindi ko pinahalata sa kanya ang bagay na iyon. Iuwi na kita? Parang iba ata ang naisip ko sa bagay na iyon ah. Huwag kang mag-assume, Monica. Mapapahiya ka lang. Bakit dito mo balak matulog?
May sarili kang kondo, hindi ba? Wala ka pang kasama dito. Natigilan ako sa tanong nito at hindi agad nakahanap ng isasagot. Pero bakit nga ba ito nandito ngayon at nangingialam sa buhay ko? Usapan na po kasi namin ni Nicole na dito muna ako matutulog ngayong gabi. May pinuntahan lang po siya pero mamaya ay uuwi na din siya. Pagtatapat ko sa kanya, ito naman ang natigilan sa sinabi ko. Call her that you will go with me. Iuuwi na kita sa kondo. Utos nitong muli sa akin. Nang hindi ako kumilos at akma itong gagamit ng cellphone, ay muli itong nagsalita. Ako na lang ang tatawag kay Nicole kung ayaw mo. Napatitig na naman ako sa gwapo nitong mukha at napaawang ang mga labi ko dahil sa sinabi nito. Talaga ba? Ito pa mismo ang tatawag kay Nicole para magsabing iuuwi niya ako sa kondo na tinitirhan ko ngayon? Hell no. Mabilis ko siyang pinigilan at nagsalita. Huwag na po sir. Ako na lang bahalang mag-text kay Nicole. Baka po kasi busy din siya ngayon at hindi masagot ang tawag mo. Napakamot pa ako sa sarili kong ulo na parang isang bata na inis at nagtitimpi lang sa kaharap na tao ngayon. Okay, ayos na ba mga gamit mo? Let's go! Sunod nitong sabi at palihim ko siyang inirapan at kinuha ang bag na bitbit ko kanina papunta dito sa apartment ni Nicole. Bad trip talaga. Hindi na nga ako nakakain ng pansit canton at burger. Napauwi pa ng maaga. Hey naku. Katulad ng mga nakaraang araw ay hindi kami nag-uusap ni Sir Xavier habang nasa biyahe kami. Hindi ko siya gustong kausapin at hanggang ngayon ay inis pa rin ako sa kanya. Nakakainis na ang mga pinagagawa nito at parang wala na akong kalayaan na gawin ang mga gusto ko sa buhay kapag kasama ko siya. Ano ba yan? Muli ay sumagi sa isip ko kung paano kami humantong na dalawa sa puntong ito ng mga buhay namin. Para akong unti-unting lumulubog sa kinuupuan ko kapag naiisip ko ang mga bagay na iyon. Ginusto ko rin natanggapin ang mga bagay na ginawa niya para sa akin. Kaya wala akong ibang dapat nasisihin kung hindi ang sarili ko. Me and myself. Kaya ang tanging dapat kong gawin ay magtagumpay sa kahit anong paraan para magkaroon ng saysay ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Dahil kung hindi ay hindi ko alam kung anong maaaring mangyari sa akin kung hindi ako magtatagumpay. Baka mamundok na lang ako o magpamadre kaya. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko dahil sa lalaking kasama ko ngayon. Mukhang chill na chill lang ito habang nagmamaneho at hindi man lang napapagod sa mga nangyayari sa amin dalawa. Hindi ko katulad. Ay, nang makarating na kami sa lugar kung saan niya ako kinuha ng kondo ay buong akala ko na hahayaan na lang niya akong pumasok sa loob pero nagkamali ako. Nakita kong akma din itong bababa sa kotse nito at doon ako natigilan. What? Walang ano-ano'y tanong nito sa akin. Saan po kayo pupunta, sir? Inosente kong tanong sa kanya. Mukha na atang nakainom ng suka ang mukha ko habang nakatitig dito. Iyahatid na kita sa kondo mo. Nang marinig ko ang sagot niya ay doon na ako napanguwi ng tuluyan. At talaga bang balak nitong ihatid siya sa mismong kondo niya? Ano na bang nangyayari sa mundo? Okay lang po ako, sir. Kaya ko na po mag-isa. Alanganin akong umiti sa kanya kahit na kulang na lang ay itago ko sa harap nito ang totoo kong nararamdaman ng mga oras na iyon. Nagunwari pa ako nakangiti at hindi apektado sa mga pinagsasasabi nito pero ang totoo ay nagpupuyos ng todo ang damdamin ko at konting-konti na lang talaga, hindi na ako makapagpipigil. I will help you. Imbes ay sagot nito at sabay tingin sa bag na kandong ko. Medyo malaki din ang bag na dala ko at doon nakalagay ang mga ginamit namin na pang makeup ni Nicole. Kasama ang pamalit kong damit kung natuloy akong doon matulog sa apartment nito. Walang paalam na kinuha nito ang bag na hawak ko at saka ko muling tinitigan. Let's go? Napatango na lang ako sa kanya. Hindi naman sa gusto ko ang mga ginagawa niya kaya lang ay magmumukha na naman akong walang utang na loob sa harap nito kung basta ko na lang tatanggihan ang mga pakiusap nito. Sabay kami naglakad papasok ng entrance ng building at manaka-naka ko siyang tinititigan. Hindi ko mapigilan ang hindi ito pagmasdan. May angkin itong karisma na kahit sino atang babae ang makakita ay hindi pwedeng pagmasdan. Malala na ata nangyayari sa akin ha. Talagang na-attract na ako sa kanya. Tama, attraction lang ang lahat ng ito. Pero bakit ako naiinis kapag nakikita o naririnig ko may kasama itong babae? Attraction pa rin ba yun? Doon ko biglang naisipan itong tanungin kung bakit walang ano-ano'y sinundo niya ako sa apartment ni Nicole. Sakto naman nagbukas ang lift ng elevator at kami lang dalawa ang sakay.
Sir? Mahina akong sabi sa kanya, pero alam kong malinaw naman itong narinig. Yes? Itatanong ko lang po sana kung bakit bigla niyo ako sinundo sa apartment ni Nicole. Saka ang akala ko po ay nasa bakasyon ka, kasama si... Parang may nakabarang kung ano sa lalamunan ko at hindi ko na ituloy ang sasabihin kong pangalan ng babaeng kasama nito sa pagbabakasyon. Saglit niya akong tinignan ng mariina para bang sinusuri ang kabuuan ko. Maging ang nauna kong sinabi ay pilit nitong inuunawa. I told you earlier na sa kondo ka lang dapat natutulog, lalo na't wala ka namang kasama sa apartment ni Nicole. At least dito, safe ka kahit na mag-isa ka lang. Yun ang narinig ko sagot niya. At hindi na nito sinagot pa ang pangalawa kong tanong tungkol sa pagbabakasyon nito kasama si Hazel. Dapat ba ako magpumilit na tanungin nito kung totoo talagang kasama nito ang babaeng iyon ngayon, buong maghapon? Wala akong karapatang tanungin ang bagay na iyon. Yun ang katotohanan ng dapat na isiksik ko sa isipan ko. Hindi kami nagkibuan hanggang sa makarating kami sa pinto ng kondo ko. Pareho kaming huminto nang makarating kami doon at nagkatinginan pa kami pagkatapos. Ito na rin ang kumilos para buksan ang pinto. Mabilis at sa isang iglap lang ay nailuwang na nito ang bukas ng pinto ng kondo ko. Pinauna niya akong pumasok at sumunod naman ito sa akin. Nang marinig ko ang paglagitik ng lock ng pinto ay muli akong natigilan. Napalingon ako sa likod kung saan ay nakasunod sa akin si Sir Xavier na sa wakas ay nasa loob na kami ng kondo. Nagtuloy ito sa paglalakad at nilagpasan niya ako para ipatong ang bag na dala ko sa isang glass center table sa sala. Titig na titig pa rin ako sa kanya na para bang may kakaiba itong ginawa, samantalang inilapag lang naman ito ang bag na dala nito. Have you eaten your dinner? Walang ano-ano'y bigla nitong tanong sa akin. Nagulat tuloy ako at napatikim pa dahil sa kabiglaan. To be honest, hindi pa po sir. Pagtatapat ko sa kanya. Totoo naman na hindi pa ako kumakain ng hapunan at bigla na lang itong tumawag na susunduin niya ako. Kaya ang ending ay hindi ko rin nakain ang niluto kong pagkain sa apartment ni Nicole. Nakita ko ang pagbuntong hininga nito sa harap ko na parang hindi nagustuhan ang sinagot ko sa kanya. Ano bang problema nito? Nagtanong lang naman siya sa akin at sinagot ko. Kaya bakit mas mukha pa itong problemado kaysa sa akin? Sunod kong nakita ang pagkuha nito sa cellphone nito sa pocket ng khaki pants nito at may tinawagan itong bigla. Yeah, anything na masarap. Include also some desserts na available. Okay, I'll just wait you here. Nagtaka ako kung sinong kausap nito sa kabilang linya. Obvious naman na umorder ito ng pagkain. Hindi ko lang alam kung para sa akin ang mga iyon o baka naman nag-a-assume lang ako. Ewan? Matapos nitong kausapin na nasa kabilang linya ay alangan na naman akong tumingin sa gawin nito. At sakto naman na nakatingin na rin pala siya sa akin. Para akong napaso nang magtagpo ang mga mata namin. Awkward moment ata ang tawag doon. I ordered you some food to eat. Just change your clothes and we will eat together. Nagangat ako ng tingin nang marinig ko ang sabi niya. Tama bang narinig ko? Pinagpapalit niya ako ng damit? I mean, oo nga naman. Gabi na kaya dapat na komportable ang suot kong mga damit. Pero teka, bakit talagang kung kailan ito nasa loob ng kondo ko, saka nito sasabihin ang bagay na yun? Don't stare at me that way. Okay lang po ako sir. Mamaya na lang po ako magpapalit ng pantulog. Sabi ko, bahagyang nagsalubong ang dalawa nitong kilay at medyo kinabahan ako dahil doon. Change your clothes now. Muli nitong utos sa akin. Ano bang mali sa damit kong suot ngayon? At galit na galit ito na palitan ko na. Pasimple kong sinulya pa ng suot ko ngayon. Naka-rubber shoes naman ako. Ripped shorts na medyo kita ang mga mapuputi at mahahaba akong mga hita. Nakasuot naman ako ng fitted sleeveless na blouse. Stretchable ito kaya halos bumakat ang hubog ng katawan ko habang suot ko ito. May mali ba sa outfit ko ngayon? Ito naman talaga ang pormahan ko kapag walang pasok sa work at talagang chill lang ang gagawin ko sa araw na iyon. Hindi ko rin naman napansin na bastusin ang suot ko. At halos naman ata ng mga dalagang kakilala ko na nasa Manila nakatira ay ganito ang mga sinusuot habang nagliliwaliw sa kahabaan ng Maynila. Huli na nang mapansin ko na nakalapit na pala siya sa akin at titig na titig pa rin. Next time, don't wear that kind of revealing clothes. You can wear at least a dress which is below your knee. Napaawang ang labi ko sa hinirit na naman itong komento sa akin. Talaga ba? Pati ang susuotin ko sa araw-araw ay ito ang magdedesisyon?
Hindi agad ako nakakibo at tinantya ko pa ang mga dapat kong maging reaksyon sa sinabi nito sa akin. Para akong hihikain dahil sa hirap ng paghinga na naranasan ko ngayon habang malapit lang ang distansya ni Sir Xavier sa akin. Isang mumupa ang nakakapanikip na dibdib ng mga utos nito. Go to your room and change your clothes. Inis akong tumalikod at nagmartsa papasok ng kwarto ko. Kailangan ko magtimpi. Magtimpi at habaan ang PC ng pasensya ko. Yun ang ibinulong ko sa sarili ko para manatili akong kalmado sa mga nangyayari. Pagpasok ko ng loob ng kwarto ay naitikom ko ang dalawa kong kamao at napatili na wala namang boses na lumalabas sa bibig ko. Inis, gigil at pagtataka mga sari-saring emosyon na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko makuha ang point nito kung bakit kailangan itong umakto sa harap ko na parang concern na concern ito sa akin. Pabalang kong binuksan ang drawer ng cabinet ko para pumili ng damit na isusuot pantulog. Isang loose t-shirt at pajama ang napili kong suotin. Ewan ko na lang kung may reklamo pa ito sa damit na napili ko. Ay, talaga lang. Bago ako magpalit ng damit, ay naglinis muna ako ng katawan. Hindi naman ako gaanong marumi at bago ako pumunta sa apartment ni Nicole ay naligo naman ako. Nang matapos ako magpalit ng damit ay nag-ipon ulit ako ng lakas ng loob at mahabang pasensya bago humarap kay Sir Xavier. Kalma ka lang, Monica. Habaan mo pa ang pasensya mo at kailangan mo siya. Remember that. Kalaunan ay unti-unting narelax ang katawan ko at binuksan ko ng pinto ng kwarto ko. Pagbukas ko ng pinto ay nahagip agad ng mga mata ko sa Sir Xavier. Nakatingin ito sa glass window ng sala at may kausap na naman sa phone. Nakapamulsa pa ang isa nitong kamay sa pocket ng pantalon nito. Sinadya kong hindi patunugin ang pinto nang lumapat ang dulo nito sa hamba para hindi makaistorbo at hindi sinasadya na narinig ko ang huli nitong sinabi sa kausap nito bago niya ako sinulyapan. I'll talk to you tomorrow, Hazel. Hindi ko napigilan ang paghinto ng paghinga ko nang marinig ko ang pangalang binanggit na Sir Xavier sa akin habang nakatitig siya sa akin ng mga sandaling iyon. Hazel, ito na kaya si Hazel na nalilink dito? Sinadya kong hindi siya sulyapan man lang kahit segundo at masyado ako naguguluhan sa mga naiisip at nararamdaman ko ng mga oras na iyon nang dahil lang sa simpleng pagkarinig ko ng pangalan ng Hazel na iyon. Katahimikan ang namayani sa amin bago may sunod-sunod na kato kaming narinig mula sa pinto. Pareho kaming napatingin na dalawa sa gawing iyon at nakita kong kumilo si Sir Xavier papunta sa pinto. Hindi ko nakita kung sinong kausap nito sa labas ng pinto. Sinadya nitong hindi iluwang ang pagkakabukas nito kaya hindi ko man lang nasilip kahit aniino ng kung sino man taong nasa labas. Nagulat na lang ako nang abutin ni Sir Xavier ang mga paper bag na hindi ko alam ang laman at humarap na ulit sa akin. Eat this food before going to sleep. Dumiretso ito sa kitchen pagkatapos. Natigilan na lang ako at hindi alam ang gagawin. Ano? Susundan ko ba siya sa kusina? Hindi na. Malaki na siya. Kayang-kaya na niya ang anumang ginagawa niya doon. Pero paano kung hinihintay pala niya ako na pumunta doon at ako mismo ang maghanda ng mga pagkain na binili nito? Napairap na lang ako sa hangin dahil sa kalituhan na pilit kong nilalabanan ngayon. Sa huli ay napilitan pa rin akong tunguhin ang kusina kung saan naabutan ko ngang nagsasali ng mga pagkain sa Sir Xavier sa mga plato. May chicken joy, buttered shrimp at vegetable salad ako nakita na nakasali na sa plato at nakahain sa mesa. Bigla akong natakam sa amoy pa lang ng mga pagkain na iyon. Parang may sariling buhay ang mga paako at kusa itong lumapit palapit sa mesa. Doon biglang lumingon muli sa Sir Xavier at nagsalita. Eat all of this food. Utos nito sa akin at walang ano-ano ay naghila ito ng isang silya at saka ako tiningnan. Automatic naman na lumapit ako sa kinaroroonan nito para doon maupo sa upuang hinila nito para sa akin. Pagkatapos ako makaupo ay naghila pa ito ng isang upuan na malapit lang sa kinauupuan ko. Para na namang sinisilihan ang katawan ko at hindi mapakali lalo na't alam kong nasa malapit lang siya. Hindi agad ako nakagalaw para kumuha ng plato at lagyan ito ng pagkain. Unang gumalaw si Sir Xavier kaya buong akala ko'y kakain din ito pero nagkamali ako. Pagkalagay nito ng mga kanin at mga ulam sa plato ay sunod nitong inabot sa akin ang platong hawak nito. Nagkatitigan kami at walang nagsalita saglit.
Tumingin sa platong hawak sa Sir Xavier na parabang gustong sabihin na kunin ko na ito bago pa ito mangawit sa pagkakahawak nito. At tumili kong kinuha ang platong iniaabot niya sa akin at ibinaba sa mesang muli. Hindi ko na nahintay pa ang sunod niyang gagawin at nagsimula na akong kumain. Bahala na siya. Malaki na siya kaya hindi ko naman na siya kailangang alalahanin. At bigla ko na konsensya nang maisip ko na ito pa talaga naglagay ng mga pagkain sa plato ko. Tapos ay hindi ko man lang siya aalukin na kumain. Ibinaba ko sa mismong plato ko ang kutsara at tinidor na hawak ko. Kayo po sir, hindi po ba kayo kakain? Hindi ko na napigilang itanong sa kanya at nakita ko rin na sumandal na ito sa upuan at hindi na kumuha pa ng isa pang plato para kumain. Ay fool, ikaw ang dapat na kumain. Tingnan mo nga oh, ang payat mong tingnan. Komento nito sa akin. Siguro dahil sa suot kong maluwag na t-shirt at pajama, kaya mas lalo ko naging payat sa paningin nito. Napatango na lang pagkatapos ito. Nagpatuloy ako sa pagkain kahit na alam ko nakatitig siya sa akin na parabang hindi nito alintana na pwede ko siyang mapansin dahil sa ginagawa nito. Halos hindi ko mabilang ang ginawa kong pagsulyap kay Sir Xavier habang kumakain ako. Lagay ito ng lagay ng pagkain sa plato ko at nang maramdaman kong busog na ako, ay sinabi ko na lang na okay na ako sa pagkain at hindi naman kailangang ubusin ang mga pagkain order nito. Ilalagay na lang sa ref at pwede pa itong initin bukas. Nang matapos ako sa pagkain na hindi ko napansin na titig na naman si Sir Xavier sa akin na parang may mali itong nakikita sa mukha ko. Kaya tinanong ko siya, "May problema po ba Sir Xavier? May kanin ka sa gawing gilid ng labi mo." Turo niya sa akin. Naging alerto naman ako at agad kong hinaplos sa mukha ko para matanggal kung ano man ang dumi ang meron sa labi ko. "Let me take this." At hindi na nakapagpigil pa si Sir Xavier. At inilapit na nito ang kamay nito sa mukha ko. At ito na mismo nagtanggal ng dumi sa mga labi ko. Alangan ako napangiti sa harapan niya habang mabini nitong tinatanggal ang dumi sa mga labi ko. Naramdaman ko pa ang pagdikit ng daliri nito sa malambot kong mga labi. Dahilan kung bakit bigla akong nag-ground na parang nakuryente dahil sa ginawa nito. Nagulat ako at talagang hindi ko maipaliwanag kung bakit sa simpleng pagtanggal lang ng dumi nito sa mga labi ko ay nagdulot na ito ng nakababaliw na sandali sa puso ko. He's not the first man I've encountered since I chose to mingle with them, but his presence keeps me wondering why I need to feel this kind of heartbeat when he's around me. Hindi natinag ang ginagawa nitong pagtitig sa akin at pakaramdam ko ay may mali na sa mga nangyayari sa aming dalawa ngayon. Hindi na ito normal at kinakabahan na naman ako ng todo. At doon ko naisipan na magpasalamat sa kanya dahil sa ginawa nitong pagpapakain sa akin at ito pa mismo ay naghanda ng mga pagkain sa mesa. "Thank you po sir." Tangi ko na lang nasabi. Natahimik lang din si Sir Xavier dahil sa sinabi ko. At ito na ang kusang nagtapos ng pag-uusap namin ng gabing iyon. "Make sure that you will lock your door." Mahigpit niyang bilin sa akin bago ito tunguhin ang pinto ng kondo ko. "And tomorrow, let's visit the area where we can start our business." Napaawa ang mga labi ko sa ibinalita nito sa akin. Totoo bang nakahanap na ito ng lugar kung saan pwede naming simulan ang negosyong binabalak namin dalawa? Kailan pa kaya siya nakahanap ng lugar na sinasabi niya? Hindi na siguro ako dapat magtaka pa. Sa isang katulad nito na may mga connection at pera, ay talagang posible na magawa nito agad ang mga bagay na naisin nito. Okay po sir. Hindi pa rin ito tinatanggal ang pagkakatitig sa akin na dahilan ng pag-aalboruto na naman ang puso ko. "Good night. See you tomorrow." Tangi nitong sabi at ito na mismo ang unang nagbawi ng tingin sa akin. Naihagod ko ang isa kong kamay sa buhok ko na parang sa paraang iyon ay may tatago ko ang kakaibang pakiramdam na patuloy na gumugulo sa isip at puso ko nang dahil sa presensya ng isang Xavier Montefalco sa buhay ko. Muntik pa akong mahulog sa kama nang bigla ay bumaling ako at antok na kinapa ang alarm clock na nakapatong sa side table. Kinapa ko ang gilid nito upang tuluyan itong patahimikin at kulang na lang ay mairita na ako sa tunog nito. Isa ata ito sa kahinaan ko sa buhay, ang gumising ng maaga. Bakit ba kasi halos madaling araw na ako nakatulog? Padabog kong hinagis ang isang una na yakap-yakap ko buong magdamag.
Hindi ko na napigilang isipin na naman ang mga katanungan na patuloy na bumabagabag sa akin sa tuwing nasa harapan ko sa Sir Xavier. Ilang taon ko na siyang kasama pero ngayon ko lang naramdaman ang todo ang ganitong pakiramdam na parang gusto ko na palagi siyang makita. Ang makita ang gwapo nitong mukha, ang amuyin ang mabango nitong katawan. At bigla ay napailing na lang ako. Dati napapatingin lang ako saglit sa kanya sa tuwing makikita ko siya sa office. Pero ngayon, parang hindi ko na kayang basta titigan lang siya. At ngayon ko napagtanto na malala na talaga ang mga naiisip ko tungkol sa amin ni Sir Xavier. Isang buntong hininga na lang ang ibigay kong sagot sa huli kong sinabi at sunod kong itinapak sa carpeted na sahig ang mga paa ko. Hinawi ko ang curtain na malapit sa headboard ng kama ko at doon ko nasilayan ang papasikat na araw. Kitang-kita ko magandang view ng Manila Bay at kung paano ang mga taong naglalakad sa gilid nito ay nagmistulang langgam sa liit sa paningin ko. Kahit nagulong-gulo ko sa mga nangyayari sa buhay ko ay wala akong karapatang magreklamo o huminto. Hindi ngayon na nagsisimula na ako magdesisyon para sa sarili ko. Muli na namang sumagi sa isip ko ang iniwan kong pamilya o mas tamang sabihin ng iwan sa akin at hindi ako nagawang suportahan sa maraming bagay. Muli kong binalik sa pagkakaladlad ang kurtina na hinawi ko at nagtungo ako sa kusina para maghanda ng breakfast. Una ako nagsalang ng tubig sa electric kettle bago ko kumuha ng tinapay na gagawin ko namang sandwich. Saktong pagtunog ng electric kettle ay ang pagtunog naman ng cellphone ko na nasa bulsa ng trouser na suot ko. Nang kuhanin ko ito ay doon ko nakita ang pangalan na Sir Xavier. Hindi ko agad nasagot ang tawag niya. At tinitigan ko mabuti ng paulit-ulit ang pag-ring ng cellphone ko dahil sa tawag niya. Agad ding natapos ang tawag niya at hindi na ulit ito nagtangkapang tumawag muli. Sunod ko nabasa ang text message na galing sa kanya. Good morning! See you at the office. I have important matters to discuss with you before we visit the site. Napahagod muli ako sa buhok sa ulo at minsan pa'y narinig ko ang malakas na kalabog ng puso ko habang titig na titig ako sa mensahe niya sa akin. Isang text lang iyon pero nagdulot na naman ito ng sobrang kaba at pagkalito sa akin. Hindi ka dapat magpa-apekto sa mga nararamdaman mo, Monica. Hindi, okay? Kailangan mong gawin ang lahat para mapatunayan mo sa pamilya mo na mali ang lahat ng iniisip nila sa'yo at hindi makakatulong sa bagay na iyon ang pagkalito mo sa kung ano man ang nararamdaman mo para sa boss mo. Isa iyong paalaala na dapat kong isiksik sa utak ko para magtagumpay ako sa mga gusto kong gawin sa buhay. I'm still young. Marami akong gustong gawin sa buhay na hindi ko magawa noong nasa poder pa ako ng mga magulang ko. And now that I am free with their shadows, gagawin ko lahat ng gusto ko. I've been dreaming of these days before. Yung pakiramdam na para akong isang ibon na sa wakas ay nakalaya sa hawla. Makakalipad kung saan lugar ako dalihin ang aking mga pakpak. Ang makita ang iba pang mga bagay sa mundo maliban sa mga bagay na nakagisnan ko na. Ang imulat ang mga mata ko na alam kong isang magandang araw ang masisilayan ko sa paligid kasama ang taong minamahal ko. At syempre, yung taong mahal din ako. Napangiti na lang ako sa naisip kong iyon na talagang iba na ang nagiging epekto ni Sir Xavier sa isip ko. Nagiging malalim akong mag-isip na hindi ko naman dati ginagawa. Nagpatuloy ako sa paghahanda ng almusal ko para makapasok na rin ako sa agency at makausap si Sir Xavier. Xavier's personal voice. I'm busy reading some information regarding the place that I bought for Monica to start our new business. It's my way of getting her attention. I want her to feel that I can do everything just to have her in my life. Kahit imposible ay kaya kong gawin posible para sa kanya. Gradually, I felt I can't live without her. Siya ang nagdulot sa akin ng kakaibang pakaramdam na parang gusto ko nang aminin na nagkamali ako nang sabihin ko sa mga kapatid ko na hinding-hindi ako mababaliw nang dahil sa pag-ibig. Pero simula nang mapalapit ako kay Monica, ay pakaramdam ko ayoko na siyang mawala sa buhay ko. At kung may magtangkamang agawin siya sa akin ng ibang lalaki, ay tsak na hindi ito magtatagumpay. Monica is mine. From the day I saw her, I knew that she belongs to me. She's even destined to be mine forever. At yun ang ipaglalaban ko hanggang sa huli. I waited for her since I came into the office this morning.
I really missed her even though we saw each other last night. Ganun ko siya gustong makasama. Sa araw man o gabi ay gusto ko siyang nakikita. I love how I see her differently every day. Mas lalo ko napapatunayan na may nararamdaman ako sa kanya na hindi ko naramdaman sa ibang babae na nakilala ko. There's something in her that I really like most. At yun ay ang pagiging simple pero matapang sa buhay. Hindi siya kamukha ng ibang anak mayaman na maarte at kulang na lang ay ayaw maarawan para hindi masira ang kutis. Wala itong arte at nakita ko na totoo ang iniisip ko tungkol sa kanya. Nang walang ano-ano ay basta na lang ito umupa sa isang lumang bahay para lang matirhan. She can actually stay in a hotel or condo, but she chose to stay in that kind of house. She has those qualities I have never seen in many women I've met. She's totally different from them. That's why I love her. I heard a knock on the door that distracted me for a while. Come in. Pagangat ng mga mata ko para tingnan kung sino ang taong pumasok sa opisina ko ay biglang nagliwanag ang paligid ko. Si Monica ang pumasok. Nakasuot ito ng isang fitted long sleeve na kulay cream na tinernuhan ng white slacks. Nakatali ang buhok nitong kulay mais at agad kong napansin ang mild makeup sa mukha nito na mas lalong nagdagdag ng ganda. Saglit na napaawang ang mga labi ko at parang hindi ko mapigilan ang sarili ko na titigan siya. Sana ay hindi niya mapansin kung gaano ako ka-attracted sa kanya. But soon, I will ask her about our relationship. I hope she's also something to say between us. I know I can win her. It's just a matter of time. Napalunok ako nang direkta niya itong tinignan sa mata nang makalapit ito sa mismong mesa na nasa harapan ko ngayon. Good morning po, sir. Malamyos ang boses nito na parang isang anghel ang kaharap ko ngayon. Good morning. Have a seat. Itinuro ko ang isang bakanteng upuan sa harap ko at automatic naman na lumakad siya paupo sa silyang itinuro ko. Pagkaupo niya ng maayos ay sunod nitong inilapag ang isang folder sa harap ko at nagsalita. Sir, ito po yung mga lugar na nahanap ko na posible natin pagtayuan ng business na itatayo natin. Sana'y may mapili po kayo. Nagulat ako sa sinabi niya dahil ang totoo ay inutusan ko na ang personal secretary ko para humanap ng lugar na pagtatayuan namin ng aming negosyo. Kinuha ko ang folder at binuksan. Nakita ko ang iba't ibang lugar sa Manila kasama na ang contact number ng establishment. Then I look at her. May nakita na akong lugar na pwede natin pagtayuan ng business na uumpisahan natin. Pagbabalita ko sa kanya. Napaangat ng tingin si Monica at nagtama ang mga mata namin. Talaga po, sir? Yeah. I ask my secretary to find a place we can use for our business. Mabuti naman po kung ganoon. Akala ko po kasi. It's okay. Can we visit that place today? I ask her. Isinandal ko ang katawan ko sa likod sa backrest ng swivel chair na kinaupuan ko habang hinihintay ang sagot niya. Pwede naman po, sir. Kaya lang ay may trabaho po ako ngayon dito sa agency. She hesitantly answered me. I'm your boss, right? So bakit kailangan mong isipin ang work mo dito sa agency? I dare to ask her afterwards. I want her to feel relaxed every time she's with me. Gusto kong palagi siyang makitang masaya at kampante sa piling ko. Kasi po, sir, I said it's okay. Akong bahala. Don't worry. I assured her. Napatango na lang si Monica sa sinabi ko na ikinatuwa ko naman. Tumayo ako pagkatapos at niyaya siyang lumabas ng opisina ko para mapuntahan na namin ang lugar na sinasabi ko sa kanya na dapat namin tingnan para masimula na namin agad ang itatayo naming negosyo. Monica's personal voice. Halos mapayo ko na lang ako paglabas namin ng opisina ni Sir Xavier. Ang lapit pa niya sa akin na hindi ko alam kung sinasadya niya iyong gawin. Bigla tuloy ako na conscious at nakatingin sa amin ng mga kasamahan ko sa trabaho na parang hindi makapaniwala na kasama ko ngayon ang amo namin habang naglalakad. Napapitlag pa ako nang maramdaman ko ang paghawak ni Sir Xavier sa siko ko, dahilan kung bakit napalingon ako sa gawin niya. Inilapit nito ang mukha sa tenga ko at may ibinulong. Relax, darling. You don't have to be conscious. Mahina niyang bulong sa akin na nagpatulala sa akin. Tama bang narinig ko? Tinawag niya akong darling? Baka naman nabingi lang ako o namali ng dinig kaya
Nagbawi agad ako ng tingin sa kanya at nag-focus na lang sa dinaraanan namin. Hindi ko gustong makita niya kung gaano ako naapektuhan ng simpleng paglapit-lapit niya sa akin. At talagang nakakapanghina ng mga tuhod ang presensya niya. Isama pa mga matang mapanghusga na nakatunghay ngayon sa amin ng mga sandaling iyon. At bago kami tuluyang sumakay sa elevator ay may kinausap muna si Sir Xavier na kung hindi ako nagkakamali ay si Ella, ang secretary nito. Cancel all my meetings today. I may not be able to attend them. May pupuntahan lang kaming importante ni Monica. Hindi ko alam kung saan titingin pagkatapos sabihin iyon ni Sir Xavier sa secretary nito. Baka kung ano pang isipin niya sa amin dalawa dahil sa sinabi ng amo namin. Nakita ko rin pahapyaw akong tiningnan ni Ella na parang hindi alam kung maniniwala ba sa sinabi ni Sir Xavier o hindi. Sunod ito nagsalita pagkatapos. Okay po sir, inform ko na lang po ang ibang client natin regarding sa postponement of your meeting with them. Thank you. Ako naman ang sunod na hinarap ni Sir Xavier. Let's go? Yayain niya sa akin na dahilan kung bakit bigla ako nagulat at napatango na lang. At wala na ako nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya habang naglalakad palabas ng building ng agency nito. Habang nasa biyahe kami ay tahimik lang ako nakamasid sa labas ng bintana. Wala akong idea kung saan kami pupunta na eksaktong lugar. Pero base sa sinabi ni Sir Xavier ay mukhang kabisado na nito ang lugar kung saan gusto nitong itayo ang negosyong plano naming simulan. Buong akala ko ay ako mismo ang hahanap ng lugar na sinasabi niyang pwede namin bilhin para sa negosyong itatayo namin. Ito na pala mismo ang gumawa ng paraan para mapadali ang pagsasaayos ng lahat. Nakatingin ako sa labas ng bintana nang biglang mag-ring ang cellphone ko at mabilis ko itong kinuha sa loob ng bag ko. Pagkakita ko sa cellphone ko ay nakita ko nakarehistro ang pangalan ng kapatid ko, si Michael. Nag-alangan pa ako kung sasagutin ko ang tawag niya o hindi. Bago ko madesisyonan ay saglit ko sinulyapan sa Sir Xavier na noon pala ay nakatingin na rin sa akin. Traffic naman ang mga oras na yun kaya nagtagal ang titigan naming dalawa. Answer it. Untag sa akin ni Sir Xavier saka ko naalala ang tawag ni Michael. Wala sa loob na sinwipe ko ang answer button para sa tawag at sunod kong inilagay ang cellphone ko sa tapat ng tenga ko. Hello ate? Narinig kong tawag niya sa akin sa kabilang linya. Hindi ko siya sinagot agad at na-conscious ako sa mga panakanakang titig na ibinibigay sa akin ni Sir Xavier habang kausap ko si Michael sa cellphone. Bakit ka napatawag? Sagot ko sa kanya. Ibinaling ko na ang paningin ko sa labas ng bintana ng kotse para masagot ko ng maayos ang tawag niya. Kung mananatili kasi akong makikipagtitigan sa katabi ko, ay malamang na hindi ako makakapag-concentrate at iba-iba may sasagot ko sa tanong ng kapatid ko. Delikado na. About our parents. Sagot niya sa akin. Naimigan ko ng lungkot ang boss niya dahil doon ay bigla akong kinabahan. Kahit na palagi nila akong kinukumpara sa kapatid ko si Michael, lalo ang araw-araw nilang pagbubunga nga sa akin, ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. They are still my parents, our parents, at mahal ko sila. Ano nangyari kila mommy? Ako naman na nag-aalalang nagtanong sa kanya. Doon muli akong binalingan ni Sir Xavier nang marinig nito ang tanong ko kay Michael. They missed you. Kailan ka ba uuwi dito sa bahay ate? Medyo nagluwag ang paghinga ko nang sunod kong marinig ang tanong niya. Ibig sabihin ay safe naman ang mga ito. At malamang na inutusan lang ng mga ito si Michael para kamustahin ako. Soon, uuwi din ako sa bahay natin. For now, hiyaan niyo muna ako mabuhay na mag-isa. Ikaw na munang bahala kila daddy at mommy, Michael. I know, you can stay with them until the end, unlike me. May pait kong sagot sa kanya. Ako dapat ang nag-aalaga sa mga magulang namin at hindi ang kapatid kong lalaki. Pero dahil sa naging sitwasyon ko sa pamilya namin, mas mainam pa na ipaubaya ko na lang ang pag-aalaga sa mga magulang namin kay Michael. I know, he can make it. Pero ate, please Michael, don't worry, hindi ako lalayo. I will still be here for our family. But for the meantime, I guess, being away from our family is the best thing that I can do. Hindi ko na malayang namula na pala ang mga mata ko habang sinasabi ang mga bagay na iyon kay Michael. Sunod kong narinig ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Tanda ng pagsuko nito sa usapan naming dalawa.
Michael's maturity is the best characteristics that he possess. Mas bagay pa nga itong maging panganay kaysa sa akin. Okay, but let me know if you need anything, especially money. I can send it to you anytime. And the address where you live now. Pwede ko bang malaman para madalaw man lang kita? Sige, itatext ko na lang sa'yo. Tangi ko na lang nasabi sa kanya. Mag-iingat ka palagi, ate. It's just a simple word but it makes my heart cut into pieces. I miss them so much. Family is family at hindi yun kailanman mapapalitan. I will. Ikaw din. Mag-iingat ka palagi, Michael. Tinitigan ko ang screen ng cellphone ko hanggang sa makita ko ang tuluyang pagtatapos ng tawag ni Michael sa akin. Hindi ko na malayang nakatitig pala si Sir Xavier sa akin. Why? Maya-maya itanong niya sa akin. Naiyaman ako sa narinig niyang pag-uusap namin na magkapatid ay kailangan ko pa rin magpakita ng katatagan sa harap niya. He knows everything I've been through when it comes to my family. He even initiated to help me to become the best version of myself for my family. Wala na akong may tatago sa kanya. Wala po, sir. Tumawag lang si Michael sa akin. Why he called you? Napalunok ako gamit ang sarili kong mga laway para saglit na mag-isip nang isasagot ko sa kanya. Nonsense din kung magsisinungaling ako sa kanya at narinig naman ito ang ilan sa mga napag-usapan namin magkapatid sa cellphone. Nakikibalita lang po siya kung saan ako ngayon nakatira para madalaw daw po niya ako. Tell him where you are right now. Maybe I can also meet him personally one of these days. Napatango na lang ako sa harap niya bilang sagot sa bilin niya sa akin. Wala namang masama sa sinabi niya kaya hindi na rin ako nag-object. Ilang minuto pa ang lumipas at napadpad kami sa isang mataong lugar sa Pasig at ipinarada na Sir Xavier ang kotse niya sa isang bakanteng side kung saan may isang establishment na katabi nito. Halatang bagong gawa pa lang ito at modern na mga ginamit na mga materyales para sa design nito. Nasa 200 square meters ang laki ng lugar. Gawa sa glass ang pinakamalaking parte nito at sinadya itong gawin para makita ang mga nasa loob nito. Ito na kaya ang lugar na sinasabi ni Sir Xavier kung saan kami magsisimulang magtayo ng negosyo? Ang sosyal naman ang lugar na napili niya. At ang view? Kitang-kita ang malawak na Manila Bay. Hindi pa kami bumababa ng kotse pero parang hihimatayin na ata ako sa excitement kung talagang tama ang naiisip ko tungkol sa lugar na pinuntahan namin ngayon. Let's go! Yaya niya sa akin. Walang ano-ano ay bumaba ito sa kotse at tinungo ang pinto ng passenger seat kung saan ako ngayon nakaupo. Hindi ko alam kung mabagal lang akong kumilos o sadyang mabilis lang siyang maglakad. At sa isang iglap ay nasa gilid ko na siya ngayon. Binuksan niya ang pinto ng kotse at inilalayan ako makababa. Natahimik na lang ako at iba talaga ang dala niyang kaba sa sistema ko sa tuwing ginagawa niya mga simpleng bagay na katulad ng pag-alalay niya sa akin. Sabay kaming naglakad na dalawa. Pati ata mga paa namin ay synchronized sa paggalaw hanggang sa marating namin ang mismong pinto ng establishment na nakita ko kanina. Bigla na lang ay may tumayong dalawang tao na naka-uniforme na pang-opisina din. Agad na nila kaming sinalubong at pinagbuksan ang pinto. Nakangiti silang pareho. Good morning po, Sir Xavier. Ma Monica. Unang bati ng babaeng staff sa amin. Nagulat na naman ako nang banggitin niya ang pangalan ko. Magkakilala na ba kami dati? Pero hindi ko siya matandaan. At pasimple kong sinulyapan si Sir Xavier sa gilid ko. Good morning. Is the papers ready? Sunod kong narinig na tanong nito sa dalawang taong kaharap namin ngayon. Yes, sir. Need nyo na lang pong isign ang mga documents. Alright. Ramdam ko ang pagdantay ng isang kamay ni Sir Xavier sa likuran ko, pababa sa bewang ko para yayain ako maupo sa isang bakanting upuan sa receiving area. Pinauna niya ako maupo sa kanito ginalaw ng bahagi ang silyang nakaharap sa akin at umupo na din siya. Nang tingnan ko ang dalawang staff ay nahuli ko pa silang nakatitig sa amin ni Sir Xavier na para kaming kung sinong sikat na tao na hindi basta nagpapakita sa madla. At ngayon na nasa harap na nila kami ay natameme na ang mga ito. Sir? By the way, regarding po sa ownership nitong establishment, as stated po on the contract, ay si Ma Monica po ang nagmamay-ari nitong property? Tama po ba, sir? Paninigurado nito. Nalaki ang mga mata ko at parang nabingi ako sa narinig ko mula sa babaeng nagsalita. Ako?
ako may-ari ng establishment na kinaroroonan namin ngayon? Paano nangyari iyon? I mean, bakit gagawin ni Sir Xavier ang ganoong bagay sa akin? Amo ko siya at isang hamak na empleyado niya lang ako. Yeah, she's the owner of this property and we'll be using this to start our very own first business. Lumuwa ang pagkakangiti ng dalawa matapos magsalita ni Sir Xavier. Nanatili ako naguguluhan sa mga nangyayari at tanging si Sir Xavier lang ang makakasagot ng mga katanungan sa isip ko.